Saglit lang po. Ano ba yun? Ang laki ng mata ko, hindi ko pa makakita. Yun. Hindi ko kasi makakita. Okay. Saglit lang ha. Hindi ko pala nakuha yung isang cellphone ko. Wala naman, maano na naman kami sa bahay. Taglit lang po. Maingay, maingay. Kasi naglilinis sila sa kapitbahay. O kasi nag-report. Madumi. Pinunas ko na, pero... Punasan kasi maalikabok sa kapitbahay. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa ating lahat. Sa mga sulok ng mundo kayo nakatira, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Patnubayan at gabayan nawa kayo ng ating Diyos at iadya niya kayo sa anumang kapahamakan. Mega love shoutout, Madam Ellen Palmes. Hello po, sabi niya hello din po, Madam Ellen Palmes. Kumusta po? Sana po ay nasa mabuti kang kalagayan. Mega love shoutout, Madam Melanie Dunuan. Hi po, sabi niya hello din po, Madam Melanie Dunuan. Magandang hapon. Maraming salamat po sa pagmamahal sa ating KDIB. God bless you more po, Madam Melanie Dunuan. Megalab shoutout, Madam Jovelyn Mentiza. Hello po, watching from Bahrain. Megalab shoutout po, Madam Jovelyn Mentiza. Magandang hapon. Sana patnubayan ka ng ating Diyos. Megalab shoutout, Madam Myla Makaraya. Hi po, Ma'am Daisy. Kumusta na po? And Kuya Dave Sakalama. Thumbs up. Thank you so much, Madam Myla Makaraya. Maraming salamat sa pag-thumbs up sa channel ko, sa prayers para sa lahat at ang lubos mong pagmamahal sa ating Kuya Dave. Mag-love shoutout, Yuri. How are you? I'm fine. I hope you're doing good. Spend your weekend with your mommy and your daddy and your granny, Bungie. Enjoy life. And study harder, okay? So that you will be like your mom and your dad. Mag-love shoutout, Madam Teresita Magalona. Good evening, Sis Daisy. At sa bunsoy mo, tamsakdan na po. Ingat lagi and God bless po. Sabi niya. Good evening, Madam Teresita Magalona. Thank you so much po sa pag-thumbs up. God bless you more po, Madam Teresita Magalona. Diba? Nanonood ako dun sa birthday celebration. May napansin lang ako, pero hayaan nyo na. Sabi ni Madam Melanie Dunuan, salamat po, magandang araw dito sa LS mo at kay Poging Day Tamsakdan. Sabi niya, thank you so much, Madam Melanie Dunuan. Maraming salamat sa pagtamsaba sa channel ko. At sa super duper na pagmamahal mo sa ating K-Dave, sa napakagandang pabulaklak at ang panalangin para sa lahat. Pag-ingatan ka nawa ng ating Diyos. Okay. Medyo maingay kasi para kasing junk shop dito sa kabilang lote. Ang daming lamok. Malinis naman yung aming paligid kasi I see to it talaga na tumutubo pa lang yung grass. Binubunot ko na. Kasi nga ayaw ko nga nang may mga insekto sana. Kaso kasi, sabi ko, parang junk shop kasi yung katabi natin. Sabi na amo ko, anong gagawin ko? Baka pwede. Punta ka sa munisipyo. Sabi ko, di ba magbabayad ka ng tax? Di sabihin mo na rin. Kaya yan. Nililinis na nila yung kahit man lang doon lang. Kahit hindi na dito kasi damo naman yan. Mamamatay na rin yan sa sobrang
sobrang init ng araw. Mega mega love, shout out Madam Mirna Gabayno. Hello my loves. Hello hello Ma'am Daisy my love. Good evening, luto pa ako. Tawagin lang kita kapag nakaluto na ako, my love, sabi niya. Ay, sige my loves, ano ang niluluto mo? Sarap-sarapan mo para maganda naman ang ating pagsasaluhan. Mega love shout out, my love Mirna Gabayno. Magandang gabi sa iyo. Maraming maraming salamat sa pagmamahal mo. At sa napakaganda ang mga pabulaklak mo. Patnubayan at gabayan ka nawa ng ating Diyos. Sarapan mo, luto mo ha. May love shout out, Madam Sonia Colas. Magandang evening, Ma'am Daisy, at sa lahat ng viewers like Dan. Magandang gabi din po sa iyo, Madam Sonia Colas. Maraming salamat sa pag-thumbs up sa channel ko. Sa pagmamahal mo sa ating creative at sa prayers para sa lahat. God bless you more. May love shout out, Madam Diana B. Tamsakda na daw siya. Thank you so much, Madam Diana B. Maraming salamat sa pag-thumbs up sa channel ko at sa pagmamahal mo po para sa ating K-Day. Sa live kanina, pahapyaw lang ako kasi hindi talaga ako makapag-concentrate na manood kasi busy. Kaalis lang nung gumagawa ng portable types. Hindi ko alam kung babalik pa sila bukas or what. Basta sabi, babalik. Yun ang sinabi. Hindi ko naintindihan kung bukas o mamaya. So, ang tawag dito? Silip-silip muna ako dun sa live. Tsamba naman yung napindot ko is nag-uusapan nila yung course ni Kuya Dave. Diba, sabi niya, kung di daw siya engineering, ay, hindi pala ako naglinis ng sasakyan. Hindi daw siya engineering is medicine ang kukunin niya, diba? So, kaya nga sabi ko sa inyo, ano sa palagay niyo ang mas bagay para sa ating K-Dave na kurso? Medicine ba or sa engineering siya? So, pag-uusapan lang naman natin. Hindi naman natin ipipilit yung gusto natin. Kasi dalawa yung choices ng ating K-Dave. Mega love shout out Sir Celito Liaguno. Dan thumbs up sabi mo. Thank you so much Sir Celito Liaguno. Maraming salamat po sa pag-thumbs up sa channel ko. Sa prayers para sa lahat at sa pagmamahal mo para sa ating K-Dave. God bless you more po. Pag-ingatan at gabayan ka nawa ng ating Diyos Sir Celito Liaguno. Ah, diba? Kasi ano yun eh, yung tawag dito? May nagsabi kasi sa comment section na pag medicine daw, maganda doon sa Lasal. Tapos, nagsabi din na kapag engineering, mas maganda sa Mapua. So, yun yung ano. Siguro nabasa nila. Tapos yun. Siyempre, alam ko naman may influencer si Kuya Dave sa medicine. Alam na ninyo kung sino. Pero syempre, nasa sa kanya naman yung pagpipili. Hindi naman natin yung ipipilit din kung ano yung gusto natin. Syempre, kung ano yung gusto ng mag-aaral. Hindi naman tayo yung mag-aaral. Sabi ko nga, kahit anong kurso ang kunin niya, kayang-kaya na ng savings ni Kuya Dave. So, you don't have to worry about it. Mega love shout out Madam Remedios Ganya Mendoza. Good evening Sis Day, ganda Dada Dave thumbs up dan sabi niya. Good evening din po Madam Remedios Ganya Mendoza. Maraming salamat po sa pag-thumbs up sa channel ko, sa prayers para sa lahat at sa pagmamahal mo po para sa ating Kuya Dave. O di ba? Nagulat lang ako kasi 2 hours na 900 plus pa lang yung views. Sabi ko ha, anyari? Tapos bigla ko naisip na ay Ramadan nga naman. Diba? Hindi sila talagang live kasi syempre unahin muna yung trabaho, diba? Syempre madaling araw na natutulog yung mga yan. Magigising sila mga alas 9, alas 10 na, diba? Mag-umpisa sila ng trabaho mga alas 11, alas 12 na. Pupuyat sila. So, understood naman na ganon. Pero, ang tawag dito?
Pero nagtaka naman ako, bakit kaya talaga parang inaabandonan ni Sir Ramil yung live niya? 'Di ba dapat kapag live niya siya yung nandun kasi sarili niyang channel yun eh, 'di ba? Hindi sapat dapat nandun siya, nagpapakita siya, kikipag-usap siya sa mga subscribers niya, sa mga viewers niya. Eh, kasi talagang bumababa na, aminin man natin o hindi, talagang bumababa na yung views nila. So, dapat kasi alagaan din niya. Dapat siya yung creator, siya yung may-ari ng vlog. Kailangan siya dapat yung magdala ng live niya, di ba? Minsan nga lang sa isang linggo mag-live eh. Tapos wala pa siya. Yung lagi niyang absent sa live, siyempre iisipin ng mga tao na hindi sila importante kasi hindi siya pumupunta doon, di ba? Minsan sasabihin ng iba, gaano ba ka-importante yung pinupuntahan niya tuwing Sabado at hindi niya maasikaso yung pagla-live niya. 2-3 oras kang magla-live, okay na yun, pwede naman niyang puntahan pa yung mga dapat niyang puntahan kung talagang gugustuhin niya. Yun lang kasi, syempre yung iba, madidismaya na sila. Syempre, paano yung mga makatekram talaga? O, di, sabihin nila, eh, wala naman yung idol ko, di hindi ako manunood. O, diba? Eh, syempre, kung ano yung nandun, di, sila lang din naman yung nanonood, diba? So, yun dapat, naalagaan niya yung live niya, hindi yung kayang-kaya na nila yan, alam na nila yan. Iba pa rin yung nandun yung presence mo talaga. Kasi may mataong talaga na nagtatanong na bakit every live daw is wala yung may-ari ng YouTube. Ay, yung creator, diba? So, sabi ko, hindi ko alam gaano daw baka importante yung pinupuntahan tuwing Sabado. Sabi ko, magtanong na lang pa kayo doon. Sabi ko, may FB account naman sila na pwede niyong pagtanungan. Mas maganda kako na direct kayong magtanong sa kanila dahil kung magtanong kayo kung kani-kanino, syempre, yung iba, para lang masagot kayo, gumagawa na ng kwento. Ako, sabi ko, hindi ko alam talaga. Pag ako tatanong yun, sasabihin ko talaga, hindi ko po alam talaga. Kasi hindi ko naman talaga alam eh. Bakit ako magsasabi ng mga bagay-bagay na hindi ko naman alam? Mahirap yung ganun. Basta ka nalang magsasalita na hindi mo naman alam yung isasabot. O, diba? Baka mamaya masabihan ka pa na, pal, ay. Diba? Honesty nga daw is the best policy eh. Tapos ganun pa. Kaya, noon pa man, nung kailan ba yun? Anniversary nila ni Ninong Stephen noon. May nagsabi na, di ba naka-polo si Quidib, long sleeve siya. May nagsabi na, ay bagay ni Kuya na mag-doktor. O, di ba? yun yung sinabi noon. So, akala ko nga magdo-doktor din siya or whatever. Pero nagulat lang ako yung usapan nila sa live is namimili daw siya either medicine or engineering. So, sa bagay kahit saan naman siya is pasok naman siya kasi magaling siya sa science. Tapos magaling din sa math. So, both subjects naman is ano sila talaga magkasama yung mga yun, magkamag-anak yung mga yun. Na pwede sa doktor, pwede rin sa engineering. So, yun yung, sa opinion ko lang yun ha. Mahirap din naman yung ano, opinion ko lang yan. Mahirap shoutout, Madam Esther Tolentino. Good evening, si Stacy and Dave, sabi niya, thumbs up done. Thank you so much, Madam Esther Tolentino. Maraming salamat po sa pag-thumbs up, sa prayers, sa napakagandang bulaklak at sa pagmamahal mo po para sa ating kay. God bless you more, Madam Esther Tolentino. Nga pala, nabasa ko nga pala yung PM mo sa akin kahapon, na ilibing na pala yung kapatid mo. Sana sama-sama tayong manalangin na sana nandun na siya sa kaharian ng ating Diyos.
Sabi nga nila, ipanalangin natin sila para sila ay kaawaan ng ating Panginoon. Sabi nga nila, we are blessed by the grace and mercy of God. So, yun. Alamutan ko na yung sasabihin ko. Ah, yun pala. O, diba? Maganda yung iniisip ng bata. Ayoko nang sabihin yung iba. Sabi ni Madam Remedios Gana, yung isa sis walang bali sa pilot daw, maraming budget siya. ano bang sinabi ni Tech Jude nung sinabi niya na pilot pa rin siya? Ah, di ba? Ano bang sinabi ni Tech Jude nung pinipilit pa rin niya na pilot? Saglit lang. May kukunin lang ako. Habang nagtitipa kayo ng sagot, may kukunin lang ako. Silipin ko lang yung ginagawa. Marami pa talaga silang gagawin. Kinuha ko yung cellphone ko na isa. Saglit lang. Saglit lang. Walang mata. Saglit lang po. Aray ko. Yan, sabay tago. Mag-love shoutout, Madam Princess Zella Alhamida, na maganda. Hello po, Founder Ganda, Kuya Dave, at sa lahat ng mga sponsors, supporters, ninongs, ninangs, titos, titas, lolos, lolas, mapagpalang gabi po sa lahat. Tamsakdan na po ako, Founder Ganda, sa kanya. Mapagpalang hapon sa iyo, Madam Princess Zella Alhamida, na maganda. Maraming salamat sa pagbati sa lahat. Maraming salamat din sa pagtamsap sa channel ko at higit sa lahat ang super duper na pagsuporta mo para sa ating Kuya Dave. Sabi mo nga, hanggang dulo, hanggang sa maabot ng ating Kuya Dave, ang kanyang mga pangarap sa buhay ay nariyan ka na nakasuporta sa kanya sa kahit na anong paraan na pagsuporta. So maraming salamat, Madam Princess Jela Alhamid, na maganda. Patnubayan, gabayan kanawa ng ating Diyos. Diyos na ang bahalang magbalik sa iyo ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya. At saka sana pagkaloob ng ating puon ang kahilingan ng iyong puso. Hindi ko masabi. Pero ayun na nga. Mag-ingat kang palagi dyan dahil ang pamilya mo ay naghihintay sa'yo. God bless you more, Madam Princess Della Alhamid, na maganda. Nag-love shoutout, Sir Jerry Galang. Maraming salamat po sa pagmamahal mo para sa ating Kuya Dave at sa suporta po sa channel ko. God bless you more po. Sabi ni Madam Rain Medios Ganya Mendoza, sabi ni Tech June, may pilot na daw, baka si Steve, sabi niya. Kahit naman, dapat kasi, sa bagay, sabi ko nga hindi tayo mangingialam, di ba? Nasa sa kanila na yon.
Pero kung ako, yung nandun, kakausapin ko talaga siya. Off-cam na. Yung kumbaga pagkatapos na ng live. Siyempre para hindi naman din mapahiya yung bata. Kausapin na lang niya na hindi pwedeng pilot ka lang. Sabi yung ganun. Kasi wala tayong pagkukunan ng ganyang kalaking halaga. Tapatin mo yung bata para habang ano siya is makikita niya yung katotohanan ng buhay na hindi madali yung gusto niyang kuhanin or yung gusto niyang mangyari sa buhay niya dahil nga syempre pinag-usapan na natin kahapon alang nga naman na ibuhos sa kanya lahat ng yung ipon nila, di ba? Eh may sariling anak naman yung kumukupkup sa kanya. Ano bang nangyari sa cellphone ko? Saglit lang. Kasi parang may dumikit na ewan. Ay, sus Marie Josep. Gamitan ng damit. Hala. Hala, hala, hala. May love shoutout, Madam Anita Dion. Maraming salamat po sa pag-thumbs up sa channel ko. Sa prayers para sa lahat at sa pagmamahal mo po para sa ating kiddy. Patnubayan, gabayan kanawa ng ating Diyos. Magandang araw po sa iyo. Hindi ko alam kasi kung gabi. Sabi ni Madam Princess Zella Lamed na maganda. You are always welcome po, Founder Ganda. Naway gabayan ka rin po ni Allah. Patnubayan at pagpalain ka po ng liglig, siksik at umaapaw. Ingat ka rin po palagi dyan. Para po sa mga pamilya mo po, sabi niya. Thank you po, Madam Princess Jella, na maganda. Mag-a-mag love shoutout, Madam Maria Cheryl Saburdino. Good evening, Ma'am Lovely Daisy. Hope that everything is fine. To my maring Ma'am Vienna, inaanak Joanne at JL, Princess Jella, inaanak May Comboy. Ma'am Diana, Ma'am Elsa. Magandang gabi po. Madam Maria Cheryl Saburdino, maraming salamat sa pagbati. Ikaw, kumusta ka na rin po? Sana hindi ka na gaanong busy. Sabi ni Madam Princess Jella, maraming salamat din po, Founder Ganda, sa mga prayers mo po. Likewise po, Madam Princess Jella Lamid, na maganda. Thumbs up dan ma'am, sabi ni Madam Maria Cheryl Saburdino. Thank you so much, Madam Maria Cheryl Saburdino. Maraming salamat po sa pagmamahal mo para sa ating Kuya Dave at sa prayers para sa lahat. God bless you more, Madam Maria Cheryl Saburdino. Ang tag dito. May naririnig kasi ako, baka mamaya maapektuhan yung ano ko. Yung maalikabok ba? Masakit sa dulo ng mata. Ay, ano ba yan? Masakit. Ho. Oh. Oh, he called and I didn't see. Ha? Dadating na yata ngayon yung ano, yung gumagawa. So, ang tawag dito, Ma'am Maria Cheryl, napanood mo ba yung live? Sino bang nakapanood? Aray ko. Dalawa yung choices ni Kuya. Either engineering siya or sa medicine. So, ang tawag dito, kahit ano naman ang kunin niya, di ba? Okay naman, bagay din naman sa kanya. Matalino naman siya sa science. At sa mathematics, yun yung pinaka-importante niya, sangkap. Doon, di ba? Kasi mga puro ewan ko. Pero maganda yun. Maganda yung napipili niyang dalawa na pagpipilian niya. Sometimes kasi mas maganda rin kung may pagpipilian ka para makita mo talaga kung ano talaga yung gusto mo. Pero yung isa, hindi nagbabago. Piloto pa rin daw. Kaya nga sabi ko kanina, sana pinag-iisipang mabuti kung kakayanin ba o hindi. Kung ako naman, yung nag-aalaga, sasabihin ko talaga siya.
Sabi ni Madam Princess Jella na maganda. Mapagpalang gabi din po sa iyo, Ma'am Cheryl Sabordino. Musta ka na po at ang buong pamilya mo po. Naway nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Amen. Keep safe always po and thank you so much po, sabi niya. Sabi ni Madam Remedios Ganya Mendoza, ang sabi ni Tech Chun, mag-agriculture na lang daw ang magandang kurso. See? Unang kurso nga talaga na gusto niya is agriculturist. Maging agriculturist siya. Alam niyo, maganda po yung agriculture eh. Kung pag-aaralan niya talagang mabuti. Ayun na, nagsalita na pala, pahapyaw. Kasi kung hinahayaan mo lang na mangarap yung isang bata na alam mo naman na hindi pa pwede at hindi magkakatotoo hanggang pangarap na lang, mas maaga, mas maganda na sabihin na hindi kaya ng budget kasi madugo talaga ang pagpipiloto. Eh, kung kaya naman nila, edi tahimik lang, di ba? Ganun na lang kasi yun eh. Pero kung hindi mo talaga kakayanin, magsalita ka na lang. Gustuhin ko man, pero kailangan may other choice ka kasi hindi natin kaya yan, di ba? Kasi yung pababayaan mo lang na magsasalita tapos umaasa, tapos kapag pupunta na sa kolehiyo, saka mo sasabihin, abay, masakit sa kanya yun kasi inaasahan niya na ganun yung magiging kukunin niya. Yun pala is hindi pala pwede. So, the earlier, the better. Nag-love shoutout, Madam Eulalia Garcia. Good evening, Sis Daisy, and God bless sa lahat na nagmamahal kay Dave. Ingat ka palagi, Dave, forever. Thumbs up, Danas. Good evening din po, Madam Eulalia Garcia. Maraming salamat po sa pag-thumbs up sa channel ko. Sa prayers para sa lahat, sa pagmamahal sa ating kay Dave. Super duper at sa mga pabulaklak mo po. Patnubayan at gabayan kanawa ng ating Diyos, Madam Eulalia Garcia. Sabi ni Ma'am Maria Cheryl, hindi ako nanood, ma'am, kung ako mas prefer ako sa medicine kay Kuya Dave. Isa kasi sa pinaka-in-demand sa ngayon. Yes, kasi kinukula na ng magagaling na doktor ang ating bansa dahil syempre noong panahon na yun is sa baba ng sahod kasi noon, kaya nangingibang bansa sila. So there, syempre, opportunity din nila yon para makapunta sa ibang bansa, di ba? After graduation naman, pwede na pag nag-master siya, pwede nang pumunta sa ibang bansa para doon mag-aral, di ba? Yun ang maganda, yun ang kagandahan sa mga doktor talaga. Sa engineering kasi, medyo ano din, pero karamihan din nag-a-abroad, di ba? Sa mga agriculture, ang tawag dito? industrial. Sa mga industrial, di ba? Doon sila maraming engineer na pumapasok din sa ibang bansa. Kasi ang tawag dito, sabagay, sabi ko nga, depende rin sa employment mo kung may employ ka. Kasi as engineer, magkano lang yung sahod, di ba? Pero kung maging contractual engineer ka, yung contractor ka, di ba? Kung contractor ka is marami kang pera. di ba? Yun lang yun. Kung contractor ka, marami kang pera. Kung marami kang kakilala, maraming believe sa ginagawa mo or sa gawa mo, maraming magpupunta sa iyo, magpapapirma. Sa bawat pirma, may bayad. Alam ko kasi yung kapatid ko ganoon, di ba? Tapos yun. Pero kasi kung government employee ka, hindi ka yata pwedeng, hindi ko alam kung anong mga ano nila dun, basta. Okay naman yan, madam. Ako din, parang mas gusto ko talaga yung doktor or basta in line of medicine. Mas prefer ko. Kahit saan ka pumunta is
in demand talaga sa medicine. Sa engineering kasi marami na eh. Pero sabi ko nga, depende pa rin naman. Sabi ni Madam Eulalia Garcia, nakakatuwa ang vlog na kasama si Lolo Mio. Gustong ikuha ng magturo ng piano. Ay, oo, diba? Na ano ko din yan. Nagulat din ako kahapon nung makita ko yun. So, yun nga. Kasi, kaya nasabi ni Lolo Mio, sabi nila, tugtugin daw ni Kuya Dave yung happy birthday. Eh, sabi niya, hindi ko po alam yun. Si Steve daw ang tinuruan nila na pinatutor yata sa piano, pero happy birthday din lang daw ang alam niyang tugtugin. Hindi niya passion. Pag hindi mo passion kasi kahit anong gawin mo, hindi mo talaga siya maano. Sabi ni Madam Maria Cheryl, nag-research kaya ang isa kung gaano kalaki ang gastos ng pilot. About the requirements of being a pilot, anyway, sa kanila na yon. Baka nga naman, may budget sila. yun nga. Yun nga, pinag-usapin kahapon eh. Kung, diba, sa height, sa ano. Sabi nga natin, sa boses pa lang, pumasa na ba siya, diba? Example na nga lang, si Steve, diba? Nasa Amerika na yung magulang. Tapos mga ngailangan pa talaga ng 6M para makapagpalipad ng plane, diba? So, yun kasi. Sa bagay, kung may budget sila, bakit naman hindi? Huwag na natin anuhin. Baka yung pagiging silent nila is okay lang. Wala na tayong ano doon. Hayaan na lang po natin. Tignan natin, baka sa susunod na uwi ko siya na ang piloto ng sasakyan ko. Sabi ni Madam Remedios Ganya Mendoza, ano to? Saglit lang. Sabi naman ng Remedios Ganya Mendoza, kahit limang kayod ang gawin ni Tekram, mahirap pa rin itaguyod si Luis. Kasi marami ng alaga si Ram, lalo mapapanot yung ulo niya sa gastos. Wa sponsor si mga kuripot, uwa na mga ninong hindi na para. Sabi ni Madam, my love, smear na gabay. No, Ma'am Daisy, my love, kain na tayo. Pritong daing na bangus sa sobrang init dito. Nakapag-tuyo ako ng bangus, halos walang alat. Wow naman, sarap. Para natuloy akong naglaway sa sinabi mo, my loves. Thank you naman. Sige, kain mo na lang ako. Grabe. Saglit niya, sino ba to? Ah, yung pamangkin ko pala. Saglit lang po. Hi, sana makatikim ako ng ganyan pag umuwi ako, my love. Sabi naman Maria Cheryl, di ako gaano ka busy kaya
napag-comment na, hehehe. Ah. Sabi ni Madam Melanie Dulnuan, maraming pera ang mga sponsor niya, hehehe. Oh, really? Marami? Oh, wala yata akong ano. Sabi ni Madam Remedios Ganya Mendoza, sini ng Francis government employee siya dito sa Mabalacat. Yes po, alam ko po Madam Remedios Ganya Mendoza. Mega mega love shoutout Madam Adelza Tolentino. Kakayanin niya kung mga sponsor tulad ng kay Kuya Dave. Hindi niyo po ba napansin noon kung ano yung bigay ng mga nagmamahal kay Kuya Dave sa kay Kuya Dave? Gusto ng maka Luis, yun ang bilhin ni Tekram para kay Luis. Pinapasa nila kay Tekram, so paano siya magkakaroon ng sponsor? O, di ba? Yun na nga eh. Kaya nga sabi ko, ha? Kaya nga sabi ko, pag-usapan natin. Siyempre, kuro-kuro lang naman natin, di ba? Hindi rin naman natin minimenos. Baka nga. Baka may million na rin siya, kaya matapang siya na magpiloto pa rin. Sinabi na nga na, oh shit, ang basag lit. Yung si Madam Tarba. Saglit lang po yung sinampay ko. Ay, super alikabok. Grabe, naglilinis ito. Sana inuna na lang kanina ba. Ay, busit ako. Pero hindi ako makapagreklamo. Sabi ni Ma'am Maria Cheryl, yun, I am your pilot for today's flight and etc. Klaro kaya ang boses niya, ni pagsasalita nga di maintindihan. Ha, ha, ha. Yun lang. Sabi ni Madam Mirna, my loves, Mirna Gabay, no, unang subo para sa iyo, Ma'am Daisy, my love. Sausaw ko pa ba sa suka, my love? Apo, sarap naman. Ginugutom mo ako, my love. Sige, sige. Masarap yan pag may kamatis. O kahit sa suka na lang, pwede. Iinom tuloy ako. Binuksan pa kasi ng amo ko yung pintuan. Eh di pumasok na yung alikabok sa loob. Off ko pa naman bukas. Ay, kainis talaga ba? Magilap shoutout, Madam Diana Alaluan. Hello to all. Shoutout, Maring Madam Cherry. Miss Princess Jella, Miss Olive, inaanak JL and Joanne, especially to you, sis founder and your family. God bless everyone. Tamsak daw sa channel ko. Love for Dave. Prayers to all lovely ladies. At saka ang ganda ng kanyang pa-flower bouquet. Magandang gabi sa iyo, Madam Admin Vienna Laloan. Maraming salamat po. Sa pag-tune in or sa pagpasok dito sa live at sa araw-araw na pakikipag-interact ko, maraming salamat po. Di ba? Walang hiya talaga ba? Pati tuloy ulo ko eh. Malagyan na ng alikabok.
Sabi na din, Ben, nawala ako maghapon kasi brown out dito sa amin. Tampisaw sa pool at grabing init. Nawala ako sa kabundukan ng panandalian at nang huminga ng sariwang hangin sa farm. Ay, ganon. Buti pa. Kami ang swimming pool namin dati sa Sapa. Magalap, shoutout, Madam Christina Necesito. Magandang hapon, Sis Daisy. Kumusta pong lahat? Nakikinig lang ako, Sis Daisy, habang na Ma'am Lancha. Sabi niya, God bless us all. God bless you din po, Madam Christina Necesito. Patnubayad, gabayan, kanawa ng ating Diyos. Maraming salamat sa pag-thumbs up sa channel ko, sa prayers para sa lahat, at sa pagmamahal sa ating pwede. God bless you more po. Naku, sana naman kayo nakarating yung amo ko ngayon. May alikabok, magre-reklamo tiyak are. So, ano ba yung sinasabi ko kanina? yan nga, diba? Ngayon pa lang dapat, kung hindi nila kaya ng ganon na kurso, sabihin na nila. Pero kung kaya naman nila, okay lang na huwag silang magsalita. Kasi ganon naman talagang buhay, hindi pa ba? So, pero sabi ko nga rin sa inyong lahat, sa ating lahat, pabayaan na natin kung yun talaga, kung kaya nila, kung yun ang gusto naman ng tao. Basta ang pag-uusapan lang natin is ang ating kwede, but please, sa ating kwede, kahit anong kurso na kunin niya, yakang-yaka. Wala namang magiging problema sa budget niya. Maganda. Kasi, ang tawag dito, kung doon siya kukuha ng sa graduate school siya pupunta ay sa America after, aba, eh, magandang-maganda, di ba? Magpatay ng sarili niyang clinic, di ba? Ang dinudumog ngayon ng mga ano is, ano, yung mga private talaga, mga specialista, kasi alam nila na gagaling sila, di ba? Baka yung iba nga magsakit-sakitan eh. Makita lang ang kapugihan ng ating pwede. O, di ba? Ay. Umbog Dagijay, sis founder. Inyaramidan lang di eksakto nga pagtampisawan. Nukas doy nga napodot unay na imbagla at da pagpalamiisan. Ay, ubog. Ah, okay. Mayatan ubog. Nalamiis. Talagang malamig na malamig talaga. Kapag talagang yung tubig is galing sa ilalim ng tubig, ay ilalim ng lupa, malamig yung ano niya. Nakaw, sinabihan pala ng amo ko, kaya pala. Nahiya talaga itong amo ko talaga ba? Hindi may labas sa akin yung inis doon sa kapitbahay pinunta. I asked him kindly and he did, does it? It was not his obligation because he doesn't work for the tennis club. He works for the... For the tennis? So he came for the tennis. Oh. But I talked to the boy responsible for the tennis. Yeah. He asked me, he said, of course. Ah, that's why I'm looking for you. So we are lucky. So it's your lucky day. Yeah, I closed the door because you opened the door. Never mind daw yung dust. Kasi ako naman yung maglilinis, di ba? Sabi ni Ma'am Maria Cheryl, pilots, they make announcement to passengers informing them about the upcoming landing, the local weather, and the relevant information about the destination and use specific phrases, kaya-kaya? Kaya nga, kailangan talaga dyan yung hindi ka nahihiya. Kasi dapat wala kang hiya. Kasi mag-a-announce ka eh, di ba? Dapat kaya nga gusto nila yung mga baritonong boses kasi ang tawag dito
para makakatch ng attention ng mga passenger. Yun kasi yung ano, yung purpose nila kung bakit yung mga baritonong boses yung nakailanganin sa mga commercial planes. Kasi kung ang boses mo ay boses pala ka, paano ka ang tawag dito mapapansin ng mga passengers mo, hindi ba? Sandali, inaasar ko lang yung kapatid ko. Hindi sa pagmamaliit, Kai. Pero the information, the intonation that he has is, sabi niya. Ayun na nga, yun ay... Yung minsan kasi yung sinasabi natin, yung nakikita natin, hindi sila naniniwala sa atin. Sabihin nila, nang babas tayo, yung mga ganong mga sinasabi nila. Grabe naman, di ba? Yung nakikita natin, hindi nila nakikita kasi nagbulag-bulagan sila. Siyempre, sinasabi natin, para alam na ay, hindi pala ako pwede doon kasi ganito. O, di ba? Di, sabi ko nga, there's always room for improvement. Sino bang nakakakita ng mga pagkakamali natin kung hindi yung mga ibang tao? Kasi sa atin, hindi natin nakikita yung mali natin eh, di ba? Naku po, ang bintana ko naman talaga ba? Hindi pa lang kasi umalis si amo ba? Umalis ka na, madam. Pero yung ganun, pinag-usapan natin, sabi na, grabing basher ng mga ano, ganito, ganyan. Hindi nila alam, sabi ko nga, hindi tayo ba? Kasi yun yung totoo na maghirap din kasi pag hindi nagpapakatotoo, di ba? Demuran ka, tapos labas din pala nun is, ano, ay shit, punas ako ng punas, andyan na naman. Mamumuti ako nito para na ako nagpulbo mamaya sa sobrang alikapo. Ay, kabay. I'll put them there on the swimming pool. Sabi ni Admin Viena, hehehe, maring Madam Cheryl, ma-stress ang passenger, baka mag-panic, kawawa naman. Biga-biga lang, shoutout Madam Marlene Gonzalez. Good PM sa lahat ng mga lovely ladies at sa bunsong anak ni Sis Daisy, sa panganay ng buong mundo na mahal natin lahat. Good evening, Madam Marlene Gonzalez. Maraming salamat sa pag-thumbs up sa channel ko. Sa prayers para sa lahat at sa pagmamahal mo po na super duper para sa ating akwidib. At nubayad gabayan kanawa ng ating Diyos at pag-ingatan kanya po. Sabi ni Ma'am Maria Cheryl, maring Ma'am Jenna, baka akala nila nag-trouble na ang plane. Ha ha ha. Basta ako pag doktor si kayo, magpapadoktor ako. Mahiyain, remember, sabi ni Admin, ay sabi ni Madam Maria Cheryl. Mahiyain. Di ba pag mahiyain ka, hindi ka pwede sa piloto kasi kailangan. Paano kung nagkaroon ng turbulence? Di ba? Para hindi magpanik ang mga pasahero mo. Ano yung gagawin mo? Di ba? You should be always calm at all the time. Di ba? Kasi bilang piloto, bilang mga stewardess, kailangan yung calm nila, panatilihin nila. Kahit na mabibiak na yung aeroplano, sasabog na, kalmado pa rin, di ba? Sasabihin pa rin nila na ilagay ang kamay sa ilalim ng iyong upuan, kuhanin ang iyong salbabida. Ay, parachute pala kasi nasa taas, salbabida pala sa tubig. Ah, di ba?
Eh, ganito ang pagsusuot ng parachute. Tapos, pag tumalon kayo, ganyan. Kasi ang ating aeroplano ay masusunog na po. Kalmado pa rin yung boses, hindi nagpapanik. Kaya. Alam mo yung mga bagay-bagay na ganyan is, hindi naman mangyayari, pero kailangan paghandaan mo. Hindi pa nangyayari, pinaghahandaan mo na. Para when time comes na ganun, alam mo na yung ginagawa mo, di ba? Pag isa kang piloto, yung pagdidesisyon mo sa mga bagay-bagay, dapat firm ka din. Di ba? Hindi, ang tawag dito? Basta, kailangan firm. Sabi ni Admin Vienna, ayaw ko ng pilot na pag umupo, nakasampay ang paa, baka sa bundok ang landing, apelyedo pa naman niya. Sabi ni Madam Marlene Gonzalez, napansin ko kanina sa live dumating si moderator na NetQ, sana may vlog siya kay Kuya, sabi niya. Hindi ko po alam, hindi naman po kasi ako nanood na talagang nanood ng nanood. di mabuti kung nakapunta si Madam Moderator na Netcam Bao doon sa live. Di ba? Tinatawanan ko lang. Sorry, tinatawanan ko lang yung upload na pinasa ng kapatid ko. Di ba? nandun ba si moderator na net? Bakit hindi siya sumali sa live kung nandun naman pala siya? Hindi ko kasi napanoodan pa yung live na buo. Mabuti kung nagpunta siya doon. Sabi ni Madam Maria Cheryl, voice quality X. sabihin na natin, height pasok. Voice quality X. Self-confidence. Diba? Kailangan yung self-confidence talaga, yun talaga dapat yun. Diba? Personality, gagawa na naman tayo ng sarili nating ano? Ay? diba? Ganun kasi yung buhay. Sino yung nagsabi na pumunta si ano? Ay, si Ma'am Marlene Gonzalez. Pleasing personality. X. Oo nga pala, pleasing pala. Dudugtong ko sana personality development. Kaso hindi ko na... nadugtong. Tawang-tawa lang naman ako. Pasensya na. So, hindi nagbabago eh. Diba nung nag-discuss sila kanina is, ayun nga, natanong, si Kuya at least, dalawa yung option niya. Either medicine or napunta sa X-Factor. Tapos, dalawa yung choices niya, medicine or engineering. So, parehas din naman yung galing niya doon, pasok doon sa dalawang kurso na yun, di ba? So, STEM is good pa rin para sa kanya. So, ang tawag dito? Dapat marunong siya sa science. di ba? sa math din. Di ba? Kasi, magkakalculate siya eh. May galang shoutout, Madam Imelda Buena. Good evening, Sis Daisy and Kay Dave. God bless po sa lahat ng nanonood sa live mo, sis. Ingat palagi. Thumbs up, Dan. Good evening po, Madam Imelda Buena. Maraming salamat po sa pag-thumbs up sa channel ko. Sa prayers para sa lahat at sa pagmamahal po para sa ating Kay Dave. God bless you more po, Madam Imelda Buena. Silipin ko lang, Day. Ginawa. Nung ginawa nila doon sa saglit lang. Ayan, malinis na ang aking kapitbahay. Ayan, Wow, di ba? Superb. Si amo ko talaga ba? Kaya pala may umaano kasi
Simento nga naman yan. Oh, madam naman. Pipilit mo talagang hilain. Di nga mahila yan. Ay, ang amo ko. Punasan ko lang yung ano, yung salamin kasi puro alikabok. Sana hindi ko siya mapindot ba. Malinis na, di ba? Mm. Kaso yung alikabok naman na dulo. Grabe. Sana ba yung pamunas ko? Saglit lang, nangangati ako. Allergy ako sa alikabok. Yan. Sabi ni Madam Maria Cheryl, ex-pilot agad na, di pa nagsisimula. X-factor na nga lang daw. Di ba? Walang X-factor eh. Di ba? Hirap talaga pag walang X-factor. Kasi baka maya, upuan nila yung ano eh, madumi pala. Kasalanan ko pa. Hmm? Bahala sila dyan. Ano lang, naabot ng kamay ko ba? Naglalive ako eh. Nakita ko po kanina, nakita ko po si Nanette kanina sis, sabi ni Madam Remedios Ganya Mendoza. Ah, kaya pala hindi siya sumasagot sa PM ko sa kanya. Sabi ni Madam Admin Viena, this is your pilot, Mr. X. See you, see me ever. See me never pala. Kayo ha. Maglab shout out sir, wonderful camping. Hello, mustang lahat na nandito. Late na ba ang lola niyo na bading? Late na ba ang lola niyo bading na? Sabi niya. Sabi ni Maglab shout out sir, wonderful camping at sa napaka ganda mong wifey. Sa family mo at sa tropa mo po, sir, wonderful camping. Patnubayan ka ba yan? Nawa po kayo ng ating Panginoon. Sabi niya, hello, musta ang lahat na nandito? Late na ba ang lola niyong bading? Matagal pa na maging lola, magpa-transgender pa ako. Gagastos ka pa. Lola ka na, magpa-transgender ka pa. Wag na lang. Ba? Mm. Ewan ko, anong nakain ng nagsabi sa iyo na lola ka na? Nakakatawa lang talaga. Pinag-uusapan kasi namin sir is hindi nagbabago kasi yung kurso na gusto ng isa. Samantalang si Kuya is either medicine or sa engineering yung ano niya. At least may choices ang ating kuya sa gusto niya. Sa bagay, sabi ko nga is yung major subjects naman na easy sa kanya is pasok dun sa dalawang kurso. So, yun yung sa akin. Yung sa kaisipan ko is pwede kahit anong kuhanin ni Kuya Dave. Pero may influencer siya. Aha. May nag-i-influence sa kanya sa medicine. Oh, 'di ba? Saglit, may nabasa ko kanina. Parang grabing alikabok ba. may sinabi pala sa akin si ano. Pangalan mo iha? Baka kasi pangalan nito eh. May sinabi siya sa akin. Maglab shout out, Madam May Comboy. Tita Daisy, sorry di ako makapasok sa live. Sobrang hina ng aking satellite with wifi. Kanina pa ako nagtatry, puro loading lang ang napalakong tunay. Nahilo na rin ang cellphone ko. Ultimotam ko, malapit na rin sumuko, parehas sa patay kong kuko.
Ay. Langya talaga ba? Sabi ni Sir Wonderful Camping, huwag kayong mag-alala. Ako nang sumagot ng college ni El. Pero 30 years pa. O, oh, di ba? Hanep. Ganon. Dito nakakapasok si Madam May Comboy. Ulitin ko, sinabi niya, sorry Tita Daisy, di ako makapasok sa live. Sobrang hina ng aking satellite with wifi. Kanina pa ako nagtatry, puro loading lang ang napalakong tunay. Nahilo na rin ang cellphone ko, ultimo thumb ko, malapit na rin sumuko. Parehas sa patay kong kuko. Langya talaga ito. Tuwang-tuwa talaga ako sa kanya, promise. Natatawa lang ako, ha? Ah, di ba? Ganon. Pero may nagsabi kanina dito, ha? Sinabi daw ni Tech June is agriculture daw magandang kurso, oh, di ba? Maganda naman talaga ang agriculture, nasa sayo na 'yan. Kung magiging technician ka, mas maganda. Oh. Edi 45 na age niya, 30 plus 15, 45, sabi niya. Kaya nga bang na. Aray ko. Kahit anong kunin niya, basta importante, meron siyang sponsor, merong gagastos para sa kanya. Ganun lang yun, walang problema sa atin. Basta sabi ko nga, basta yung ating Kuya Davies, at least may option siya kung pinagpipilian ngayon. Kumbaga, maturity comes to him na, alam na niya. Diba? Sabi nga niya, ayaw daw niya ng madugo. Madugo yun eh. Madugo daw yung pagpapilot. Natatandaan niyo nung nagpalipad sila ng plane, regalo na yung aircraft. Ay, aircraft ba tawag doon? Basta yung Cessna. Na nung tinanong nila kung magkano yung nagastos ni Sir Mon, yung taga Baguio, sabi niya nasa 3M yata. I'm not sure, pero basta may M. Tapos sabi ni Kuya Dave, magpatayo na lang daw siya ng shop. Welding shop ba yun? diba? Magpatayo na lang daw siya ng shop niya. Diba? Tama naman yung bata, diba? Practical lang. Kumbaga kasi kailangan maging practical ka sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon din, para maging makatotohanan yung pangarap mo at saka yung mga sinasabi mo. Kasi kung sinasabi mo lang, okay, let's say, kaya ng utak, ang tanong nga, kaya ba ng bulsa? Tsaka, last na tanong, kaya ba yung pleasing personality. Ano ba yun? Basta, ganun, yung pagkatao. Importante kasi, pinaka-importante yung boses. paano kung, imbis na sabihin mo na, antay, kalma kayo kasi, ano yung eroplano natin, nasusunog na. Baka nagpanik naman yung boses niya, edi tumalon ng di oras yung kanyang mga pasahero o baka may mga naatake na sa puso. Sabi 5M. Sabi daw 5M. Ayun ba sabi ni Sir Edmond? Kasi hindi ko kasi Sir Mon pala. Hindi ko alam kung Edmond o Raymond yung pangalan. Basta Mon. 5M, wow naman. Kaya nga napasabi si Kuya na, oh, papatayin na lang ako ng ano. Sabi ni Madam Admin Vienna, magiging tagapagpalipad din yan pagdating ng panahon. Pag di natupad at napraning, siguradong lilipad sa Kalawakan. Nadityak. Sabi ni Sir Wonderful Camping, good for Dave.
Good for Kuya Davis medicine. 10 years nga lang, pero okay na okay. Mr. Lordville E. Detalo, MD. Yes. Ah, di ba? Bakit naman Mr.? Walang Mr. yata, Sir Wonderful Camping. Ang alam po, pangalan lang. Tapos, yung ano is MD na. Di ka? Medical doctor. Ah, di ba? pwede na rin lagyan ng Mr. pala. Karamihan kasi nakikita ko sa mga signage na kanya. Mariano B. Buyagawon, sabi ng ganun. Attorney at law. Di ba? Di sinasabing attorney, ano, ganun. Tapos yung sa kapatid ko is, sa invitation, lagi ko nakikita is, yun, MBS. Tapos, civil engineer. Yun kasi yung nakalagay. Pero kung kausap ng mga tao, sabihin nila, engineer. Pero dun sa signage nakikita ko is, ganun po talaga. Pangalan and then yung, kung ano yung green graduate niya. Kasi, pag ganun kasi, MBS tapos civil engineer. Ganun kasi. Lardeville, Edetalo, MD, etc. Nag-retract agad si sir. Hindi nga kasi ano, kung mga nagtapos lang na mga ilang mga ano na hindi kailangan ikabit yung kanilang mga graduates, nilalagyan nila ng Mr. and Mrs. ganoon. Pero kung yung mga ganyan, may mga title, halimbawa mga engineers, mga doctors, mga attorney, ganoon, doon inaano nila doon. Tapos pagpasok mo din doon sa office ng accounting, sasabihin nila din, halimbawa nakalagay doon, Daisy, accountant. ganun kasi nakalagay. So, yun lang po nasasabi ko, sir. Correct me if I'm wrong na lang. May nagsabi na kay L. Pidya daw ang kunin niya. Pidya doctor. Pediatric. Pediatrician po yun, yung pedia na sinasabi. Pediatrician, doktor ng mga bata. Yun po yung ibig sabihin ng pedia. Kasi sa ating mga Pilipino kasi, inaano natin, sino shortcut natin. Pediatrician, so, doktor ng mga bata, ang pediatrician. Sabi ni Madam Remedios, topic nga kanina yung tatlo mga magpapatay daw sila ng vulcanizing, ang saya kanina ng live. Sabi ni Sir Wonderful Camping, si El Magpidya, Diyos mio, di nga gusto ng bata. Aray ko. Natawa ko eh. Kaya nga, Sir Wonderful Camping, ang pediatrician na tinatawag is lapitin ng mga bata at mapagmahal sa mga bata. Mahaba yung tolerance niya sa ingay, sa tantrums, sa kakulitan ng mga bata. Yun po yung talagang magiging magandang maging pediatrician. Kasi, ay nako, basta. May grab shout out Madam Aurora Nueva, makinig lang Daisy, thumbs up dan, sabi niya. Thank you so much po Madam Aurora Nueva, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa iyo, saan ka mang sulok ng mundo nakatira. Patnubayan at gabayan ka panawa ng ating Panginoon. God bless you more. Madam Aurora Nueva. Kaya nga yun nga, wala nga siyang pasensya dun sa maliliit na bata, di ba? Kaya nga siya laging nasa gilid-gilid lang, hindi siya nakikisali sa kulitan kasi ayaw niyang masaktan kasi ang mga bata natural na makukulit. Walang lahat tayo na nagdaang bata, makukulit talaga tayo. Walang bata na hindi naging makulit. Meron man siguro bihira, pero lumalabas din naman yung kakulitan nila. Kaya kailangan long tolerance dapat. Wala nga siyang pasensya.
Sabi ni Admin Diana, ganun pala, kaya pala ang napili kong minahal dati, Doctor of Animals, special in animal husbandry. Sabi ni Sir, wonderful camping. Sige, ikaw na ang maraming kurso. Basta ako, wala akong kurso sa'yo, kahit maliit. Hehehe. Ah, diba? Eh, hindi naman natin sa inaano siya sa lahat ng gusto niya. Kaso lang, ibagay naman kasi. Minsan kasi, hindi na nababagay sa personality mo yung kukuhanin mo, diba? So, ganun kasi. Wala talaga, walang magagawa eh. Kung nagpakita siya sana ng ano, tapos inisip niya ano ba yung magiging trabaho ng isang pediatrician, doktor lang ba? Doktor lang ba sa mga bata? Uy, hindi asi-asi. Hindi ganun-ganun lang ang pagdodoktor, ano? Excuse me. Hindi nagreseta ka lang ng ano, okay na. No. Maraming ano yan, hindi papag-aralan mo talagang mabuti yung ano. Pero, bahala na nga siya sa buhay niya. Okay. May sinisilip lang ako doon. Ano yung sasabihin ko? Masingit lang kasi may nag-PM sa akin. Wala daw cake si Lolo Mio. Yung birthday niya, wala daw cake. Eh, sabi ko baka hindi sila mahilig sa cake kaya walang cake. sabi nung nag-PM sa akin, yung parang cupcake lang daw ata, nilagyan yata ng kandila daw. Hindi ko alam. Ano pong masasabi nyo doon sa cake na cupcake lang? Sabi ni Sir, wonderful camping. Agriculture major in animal husbandry pala, Ma'am Diana, or vet men. Pala husband mo, naitapon mo na ang pinahanap mong diko na hanap-hanap, sabi niya. ganun talaga eh. Kung sa agriculture naman kasi, pwede ka rin sa DNR. Siyempre, malalaman na nila, may noise pollution, may mga... Basta marami na sa paligid. O malay mo, kapag sa agriculture ang kinuha niya, and then magtrabaho siya sa DENR, Department of Environment and Natural Resources, is maka-acquire pa siya ng lupa, di ba? Kasi mostly, yung mga nagtatrabaho sa DNR is sila yung mga nakakakuha ng maraming mga ano ng mga lupa-lupa, yung mga DND. Hindi ko na sasabihin anong ibig sabihin ng DND. Yung mga DND, sila yung mga nakakakuha nun. Eh di at least magkaroon na sila ng sariling lupa, di ba? Mapapatayon na rin yan ang bahay nila. So, by that way, kung talagang yano siya sa agriculturist, malay mo, dun lang pala sila magkakaroon ng lupa para patayuan nila ng sarili nilang bahay. Kasi di ba hindi naman nila pag-aari yung kinatatayuan ng kanilang, kinatitirikan ng kanilang bahay. So, mas maganda na. May possibility talaga. Kasi marami na akong kakilalang ganun. Magalang shoutout, Madam Inga Day. Good evening po, Madam. Sabi niya, good evening, Madam Inga Day. Thank you so much sa laging pagpasok dito sa live ko. Magandang gabi po sa iyo. Patnubayan-gabayan kanawa ng ating Diyos. Maraming salamat. Sabi ni Madam Admin Diana, oo nga sir, wonderful camping. Kaya doon na lang siya sa mga animal. Ako lang yung nakuha niyang highest form of animal.
Sabi ni Sir Wonderful kanina, ano ba, lulubog lilitaw na ba ang budget if totoo na walang cake? Di kasi ako nanood ng live. Ma'am Vienna, nasa Zoom na ba? Uy, talaga, totoo daw. Tsaka nakita ko din. Kasi sumilip na rin ako dahil sa sinabi na umiiyak kasi yung emoji na inano niya sa akin. And then, kasunod nun is may message na wala man lang daw cake si Lolo Mio. Sabi niya, 300, 500, pwede naman na siguro sa cake. Sabi pa ng ganun. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Sabi ko, eh baka choice nila na hindi mag-cake o baka lang nakalimutan nila yung cake. Sabi ko, di ba? Eh, birthday, sa lahat talaga ng birthday, makalimutan talaga ang cake ba? Tayo ngang matatanda na eh, kailangan pang may cake eh. Dito nga eh, pag sinabi mong birthday, tatanungin ka ng mga tao dito, asa nag cake? Yung kasi yung nagsisimbolo na birthday is yung cake. Di nga sir, sa umpisa, nandun makikita mo talaga when they gather together and then may ibinigay na nakalagay sa platito na cupcake and then may ano talaga, may isang kandila doon. No? Bago daw magkanta ng happy birthday, mag-birthday wish daw muna sila. So yun, makikita mo dun sir, sa umpisa pa lang talaga. Happy 71st birthday yata yung title. Mega love shoutout, Madam Cherlan Vlog. Blessed day everyone. Siyensya late naman at silip lang sis. Alam mo na lagi busy. Sending hug at kisses to Kuya Dave. Sabi niya, thumbs up done. Thank you so much, Madam... Pangalan? Cherlan Vlog. Maraming salamat po sa pag-thumbs up sa channel ko. Sa prayers para sa lahat. It's beautiful. It's clean. He's done here. But of course, he cannot push all because of the cement, the pavement. Yeah. But it's clean. Itong amo ko talaga. Pagpalayan at gabayan kanawa ng ating Diyos, Madam Cherlan Vlog, sana ay nasa mabuti kang kalagayan. I-adya kaya ta... Basta yun na lang. Ay, ito na yung bata. Ito na yung umiyak kagabi. Ay, ito pala si Despo. Pinsan ng amo ko. Mega love shoutout, Madam Karen Ruth Reyes. Gandang gabi po. Yan. Magandang gabi po mga kalabli Daisy at Ma'am Daisy. God bless po sa lahat. Thumbs up tan. Sensya na po ngayon lang po uli ako nanood na busy po kasi namatay po kasi ang tita ko. Condolence naman Madam Karen Ruth Reyes. Maraming salamat po sa pag-thumbs up sa channel ko, sa pagmamahal sa ating kiday, but sa prayers para sa lahat. Pinapanalangin ko po, sana ay nasa kandungan na ng ating pong may kapal ang kaluluwa ng iyong tiyahin, Madam Karen Ruth Reyes. Sabi ni Sir Wonderful Campaign, okay lang yun na walang cake or cupcakes, pwede na yun, basta may cake. Ah, ganun ba? Mega love shoutout, Madam Shirley Ancino, good PM, Ma'am Daisy and Dave, sa lahat ng mga nagmamahal kay Poging Dave. Ingat kayong lahat and God bless. God bless you din po, Madam Sherlyn Sina. Magandang gabi din po sa iyo. Maraming salamat sa pag-thumbs up sa channel ko. Sa pagmamahal sa ating kiday, but sa prayers para sa lahat. God bless you more po, Sir, Madam Sherlyn Sina. Sabi ni Madam Princess Jel Alhamid, meron po parang cupcake lang na, parang cupcake lang po nakalagay po sa platito po, Founder Ganda. Ah, baka ayaw na nilang kumain ng cake kasi matamis. Diba? Maraming bawal. Bawal ang maraming sugar. Sabi ni Admin Vienna, kaya nga Sir Wonderful Camping, doon na siya mag-crossbreeding ng all forms of animal. Sabi ni Sir Wonderful, but di
na pumasok si girl na basher. Sir Joselito, asan ka na? Eh kasi pipitikin mo, ba't pa siya papasok, Sir Wonderful Camping? Sabi ulit ni Sir Wonderful Camping, Ma'am Vienna, mahirap yun mag-crossbreed, baka makabuo ng magandang animal. May galap shoutout, Madam Gemma Lindy. Good evening, Sis Daisy. Tamsak dan, sabi niya. Good evening din, Madam Gemma Lindy. Maraming salamat sa pagtamsak sa channel ko at sa pagmamahal para sa ating kay Dave. God bless you more. Mega mega love shoutout, Madam Flaviana Mojica. Tita Daisy, God bless. God bless you din po, Madam Flaviana Mojica. Gandang araw sa iyo. Cake din yun, maliit lang, sabi ni Sir Wonderful Camping. Kahit naman siguro gaano kami kahirap, hindi pa namin nasubukan na mag-cake ng cupcake. Sorry ha, mahirap lang kami pero ang cupcake kasi binabaon ko lang po. Sabi ni Madam Eulalia Garcia, condolence, Ma'am Karen Ruth Reyes, sabi niya. Sabi ni Madam Remedios Ganya, Sis, ayaw nga mag-birthday ni Lolo Mio. Sabi naman ni Teclito, sagot daw niya, ang birthday, dapat daw taon-taon celebrate daw nila. Ah, kaya pala walang cake kasi ayaw daw mag-celebrate ni Tito, ni Lolo Mio. So, understood na yon. Okay na yon. Ayaw palang mag-celebrate. Eh, kasi sa vlog kanina, ay kanina, vlog kagabi. O, kagabi. Is, ano naman, inaayan naman niya yung best friend niya daw na pinsang buo ng asawa niya, na birthday niya. Punda daw sila sa SM, mag, ano yung sinabi niya? Ano ba yung kainan yun? Kalimutan ko. Yung pinapabili din ng anak niya ni Tikram. I forget what is that na kainan. Kenny Rogers yata? Doon yata. Diba? Kaya akala ko gusto niya mag-ano. Sabi ni Madam Karen Ruth Reyes, salamat po ma'am. Mega mega love shoutout, Madam Fraulein Ines Blaga. Sabi ni Madam, hello sa lahat ng mga lovely Daisy and Kuya Dave, kumusta po tayong lahat? Tamsak dan, sabi ni Madam Fraulein Ines Vlog. Okay naman po, Madam Fraulein Ines Vlog. Ikaw, kumusta ka na rin po? Sana nasa mabuti kang kalagayan. God bless you more, Madam Fraulein Ines Vlog. Maraming salamat sa pagmamahal sa ating Kuya Dave at sa prayers para sa lahat. Pag-ingatan ka nawa ng ating Diyos. Sabi ni Admin Vienna, Sir Wonderful Camping, kaya nga ako kumalas na kasi baka ma-crossbreed sa apat ang paa. Mega-mega love shoutout, Madam Elsa, good evening po, Sis Daisy, God bless you more and more, stay safe always po. Tune in lang po muna, may bisita po kami, tamsakdan na po, sabi niya. Thank you so much, Madam Elsa, God bless you more po. Sabi ni Madam Remedios Ganya Mendoza, ang ganda nga ng birthday gift ni Lolo Mio kay Kuya ipatutor sa piano ang saya ni Kuya at Tatay Ram. Sabi ni Sir Wonderful Camping, may kainan na pala may kainan na pala si Kenny Rogers, ang alam singer yan, sabi niya. Meron na po Kenny Rogers ba? Oh, parang meron. Basta, ewan ko. basta may Rogers. Hindi ko alam kung Kenny Rogers talaga. Pero dito, meron kainan. Hindi ko alam sa Pilipinas. Salamat po, Ma'am Eulalia Garcia, sabi ni Ma'am Karen Ruth Reyes. Sabi ni Ma'am Elsa, hello po, Ma'am Vienna, Sis Joanne, Ma'am Maria Cheryl, Sis Princess Yela, Sis May Comboy, and Brother Salito, may God bless you and your family. Stay healthy always po.
Condolence, Ma'am Karen Ruth, sabi ni Sir Wonderful Camping. Mga diba? Kentucky pala. Pero may... Ma'am Diana, meron bang Kenny Rogers na kainandiyan? hindi ko matandaan eh yung sinabi ni ano ni Lolo ay ni Tekram kagabi nung kausap ni Lolo Mio yung best friend daw niya. May kainan. Hindi ko alam kung Kenny Rogers yung narinig ko, basta may Rogers. Meron sir eh. Kenny Rogers Roosters. Ayan oh. Sabi ni Madam Flavia na mahika. Tita Daisy, meron kainan na Kenny. Sabi ni Ma'am Lulialla Garcia, meron sis Daisy na Kenny Rogers. Panalo ko. Meron na Kenny Rogers Roosters. Meron, sir. Ah, meron. thank you. Thank you po sa nagpadala na silent viewer. Sabi ni Madam Princess Lela Lamin, blessed evening po sa'yo, Sis Elsa. Musta ka na? Buong pamilya mo po naway. Nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Amen. God bless always. Amen. Sabi ni Madam Fraulein Ines Black, may condolences, Ma'am Karen Ruth. Sabi Madam Princess Della, Kenny Rogers po, founder ganda. Oh, meron, Kenny Rogers, Sir Wonderful. Salamat po, Sir Wonderful Camping, sabi ni Madam Karen Ruth Reyes. May magalap shoutout, Madam Elena Pulido. Tamsakdan, Ma'am Daisy, sabi niya magandang hapon sa iyo, Madam Elena Pulido. Maraming salamat sa friendship. Sabi ni Madam Shirley Encina, sa SM Santa Rosa, Laguna, merong Kenny Rogers. Oh, meron. Sabi ni Madam Elena Pulido, hello sa mga kasolid kuya Dave and lovely Daisy, sabi niya. Hello din po sa iyo, Madam Elena Pulido. Maraming salamat po sa prayers para sa lahat, sa pagmamahal sa ating Kuya Dave. God bless you more and more, Madam Elena Pulido. Condolence po, Ma'am Karen Ruth, sabi ni Madam Marlene Gonzalez. May love shoutout, Madam Carmelita Clemente. Good evening, Ma'am Lovely Daisy at sa poging Dave. Good evening po, Madam Carmelita Clemente. Maraming salamat po sa pagpasok po at sa pagmamahal sa ating Kuya Dave. Sabi ni Sir Wonderful Camping, ang dami palang vlogs, di ko na naatupag kasi busy. Na iba kasi ang shift ko, di ko na kasama si Black is Black. I want my baby Black. Pero nagkikita pa kami, sabi niya. Ah, kaya pala. Sir, may Kenny Rogers na kainan. Hindi na lang singer. Diba, yung iba ginagamit nila yung mga sikat na personality, persons, para makapang-akit sila ng kanilang mga customers, diba? Halimbawa, kagaya niyan, Kenny Rogers Roosters, diba? So, pag nakita mo yung Kenny Rogers, uy, pasok agad sa anak sa isip mo na, oh, baka kay Kenny Rogers ito, kain nga ako, diba? Yung kapag business minded ka kasi, ang iano mo is yung pangalan pa lang nakaka-attract na sa tao, di ba? So pag sinabi nilang Kenny Rogers, uy, sikat to, kain nga ako dito, feeling sikat ka na rin. So yun, maraming kumakain na ganun. Pag nakita mo naman Jollibee, di ba, sikat rin na kainan yan, siyempre papasok din yung mga tao. Pwede ka naman magluto ng spaghetti a la Jollibee sa bahay. Pero, ang binabayaran mo kasi kapag pumupunta ka sa mga sikat is yung pangalan. So,
kumbaga, yung pangalan talaga. Kaya nga minsan, yung, kaya ang daming branches ng Jollibee. Kasi syempre, nagfra-franchise sila. Binibili nila yung pangalan ni Jollibee. Diba? Kaya dumadami yung outlet ng Jollibee. Kasi kung isa kang negosyante, pipiliin mo syempre yung patok sa masa. Mahirap yung magnegosyo ka na nga, tapos lugi pa. Sa Jollibee, wala kang kalugi-lugi. Sa McDo, walang kalugi-lugi. Dito, pa-McDo-McDo lang kami. Pero sa Pilipinas, ang mahal. Ah, diba? Pero dito, hindi mo siya, busy na pala si Sir Wonderful Camping. Sabi ni Madam Remedios Ganya Mendoza, sabi ni Ram Kenny Rogers, hindi ako nagkamali. Sabi ni Madam Karen Rotreya, salamat po mga madam, sabi niya. Sabi ni Madam Karen Rotreyes, Kenny Rogers po ma'am. So, hindi talaga ako nagkamali ng pandemic. So, salamat. Salamat. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mag love shout out, Madam Teresita Garduque. Good evening, Ma'am Daisy. Poging day ba sa lahat ng mga kalabli Daisy? Thumbs up dan. At saka super duper yung pagmamahal niya. God bless us all. Keep safe always, Ma'am D. Good evening po, Madam Teresita Garduque. Maraming maraming salamat po sa pag-thumbs up sa channel ko at sa pagmamahal po sa ating Kuya Dave. God bless you more po. Pag-ingatan ka nawa ng ating Diyos. At gabayan ka po niya araw-araw, Madam Teresita Garduque. So, sabi ni Madam Jamalindi, kaya sis Daisy, nasabi ni Sir Ram na balak ibenta ng magulang ni Steve yung property nila para magamit ni Steve. Doon pa lang sana. Kaya nga, yung pagpa-prank nila na yun is may ibig sabihin. Hindi lang naman kasi basta prank. Yung minsan kasi, pag hindi talaga naintindihan ba, hirap din. Sabi ko nga yung iba, nanonood lang. Kano lang nakita ng mata, hindi na talaga iniisip kung bakit nga ba may prank na ganun. Dapat, inalam nila bakit may prank na ganun. Mahirap na rin kasi. Minsan kasi, mahirap turuan yung mga tao, masyado silang magagaling. Matatalino nga daw sila kaysa sa amin eh, diba? Wala na tayong magawa doon. Yun ang feeling nila. Sabi ni Admin Diana, Kenny Rogers, Roosters, the best in town. Favorite restaurant ko yan. Favorite restaurant ko yan. Kasi may Greek salad sila na legit. At yung muffins nila perfect. Love it. Medyo mahal pero sulit. At may 20% discount kasi may SCID. So it's very clean now. Yeah. We were lucky. He cleaned everything. Because you went there to tell them. Yeah. I went and I asked very politely. I said, I wish it was the municipality who did this so that they could also clean it. He said, we are asking. And he asked the phone. And okay. He also go and take it. Mm-hmm. So they're very nice. And he also said to me, the gardener, the one who is is the caretaker of the grounds, next week I will bring a lot of soil and I will give you some if you like to plant things. But your neighbors say he's not good. Yeah, well, so it depends on the person who talks. Yeah. If you are rude, they will be rude to you. Ba, ginamitan niya ng ano. may Greek salad pala. Sarap ano. Sabi ni Madam Teresita Garduque, Sis Karen Rodriguez, condolence. They're going? They're done? Okay. Mega love shout out, Madam Laureta Belizar. Good evening, Ma'am Daisy. God bless you all. Good evening din po, Madam Laureta Belizar. God bless you din and your family. Maraming maraming salamat din po sa pagmamahal mo po para sa ating Kuya Dave. Pagpalain at gabayan kanawa ng ating Diyos at ang iyong pamilya, Madam Laureta Belizar.
nangangatimok ako. Sabi ni Admin Vienna Lalan, kaya nga may pasaring eh, sabi niya. Kaya nga, minsan kasi, yung ganun na ginawa nila is mga hindi nakakaintindi. Kumbaga parang sinabi na ganun kalaki yung magagastos kapag nag-pilot, okay? So, syempre, pasaring na sa mga ninong-ninang din nung isa na baka naman, ah, diba? Malay mo, makapagbigay, makapag-produce din sila ng 1M, o oh, diba? At least, may dadagdagan. Ganun lang naman yon. At least, sana. Sabagay, hindi pa rin naman na din natin alam kung ano yung magiging sa mga susunod na pagkakataon. May 2 taon pa naman. So, she's the baby that was here last night, isn't it? Yeah, I saw her. I look at the face and I said, she's the baby. With her mother. Now it's the grandmother. So I said, oh, okay. I'll go to your villa. Do we need anything? We have everything. If he comes, he comes. Because he won't answer. Okay. I called him again last time. If he comes, I will tell him to call you. Yeah. If he wants coffee, then I will make coffee for him. Yeah. He called me at 12:30 when he said he would come, but I didn't see. Oh. He probably was calling to tell me he won't come. Oh, because maybe. He won't answer now. Maybe he's very busy. I didn't clean your car, you know the reason? It's very dusty. Yeah. So we must be cautious of the clothes drying to drain, huh? Yeah, of course. I brought down the pillows because they still smell. Yeah. Mm-hmm. I also smelled it last night, that's why I didn't put on the couch. Yeah, they still smell bad. But I didn't bring it out because I know it will rain later. Yeah, but let them down until it settles, even in the laundry room, until it settles, and then we can bring them out again. Okay. What is it, they broke something or it was empty? Maybe they put something and they broke it. It's, I think it's something to... Oh no, it's inside and they broke it. No, you can take it out. Yes, I see. I see. I saw it. I said I will take out later. But I'm scared to touch. No, I will be. Sorry. Nag-retract tuloy si Ma'am Maria Cheryl. May kailang shoutout, Madam Rosario. Musta na po, Ma'am Daisy? Tamsakda na po. Kaya nga sabi ni Tech June, may pilot na po. Kaya iba naman, pasaring na rin kay Rich Boy, sabi niya. Pero may nagsabi dito, ha, sinabi daw maganda daw yung agriculture na course. Sinabi daw ni Tech June, ah, di ba? Sabi ni Madam Maria Cheryl, di nila alam ang pasaring na yun. Babago kasi. Hindi kasi sila marunong ba? Hindi kasi sila marunong ba? Hindi marunong umintindi. Basta iniisip lang nila, kayang-kaya ni Tech Ram yan, ah, di ba? Purong gano'n na, purong kayang-kaya, pero pagdating sa pagpugot sa bulsa, napakahigpit, di ba? May siper pa nga mga bulsa eh, kaya ayaw maglabasan. Ay, ang tagal naman ni Madam, ang ingay-ingay ni sasakyan. Hindi naman halatang maalikabok yung sasakyan niya at puti. Hala na. Naano na yung buhok ko.
Sabi ni Madam Remedios Ganya Mendoza, pati pahiwatig yun. Ah, hindi nga sila marunong. Kahit alam nilang pahiwatig yun, minsan kasi ini-ignore din nila yung mga ganong mga bagay-bagay ba. Basta nasa isip nila, ah, kayang-kaya na ni ano, ano-ano. Sorry sa retract, sabi ni Ma'am Maria Cheryl. I'm sorry, nadighay ako. Sabi ni Madam Karen Rotre, salamat po, Ma'am Teresita Garduque. Sabi ni Madam Admin Biena, tamang pagbaybay sa read in between the lines. Tamang hinala na na-comprehend, sabi niya. Sana, kaso nga lang, hindi marunong eh, di ba? Sabi, may pilot na daw sila, may ano na. Sa bagay, may nagsabi naman na napag-usapan niya ata about dun sa kung saan titira yung mga anak-anak. tapos, natanong, saan titira yung isa? Sabi daw ni creator is, kung gusto niya dito, meron naman dun, may lote pa ako dun sa tabi ng promised land. Di niya alam yun. diba? Kasi sinasabi, yung ganito daw, dun daw titira, si ganito, si ganyan, si ganyan. Diba? Kaya, yung sa loob ng compound na doon, kasali si Kuya Dib sa plano, doon magpapatayo ng bahay, doon sa compound daw na yun. Kaya natanong yung isa kung saan din daw ba, yung isa, saan naman siya? Sabi daw ganun, kung gusto niya dito, meron namang lote, meron na bili akong lote doon sa may promised land. Ah, di ba? Ginawang tagabantay sa promised land. May lote daw doon sa promised land na gusto daw niyang tumira doon. Di doon siya magpatay ng bahay niya. Pinapayagan naman. Inom ako ng tubig kasi nadudulas yung dila ko ba? Mga dapat hindi sinasabi, nasasabi tuloy. Sabi ni Madam Fraulein Ines Vlog, akala ko sis Daisy Ilocano lang ang kuripot. Joke lang po. Sinasabi lang nila na Ilocano yung kuripot kasi masinop lang po yung mga Ilocano. Kumbaga, kung hindi naman talaga kailangan, hindi talaga naglalabas ng pera basta-basta. Yun po yun na. Kudos sa mga ka-Ilocano dyan. hindi basta-basta naglalabas ng pera ang mga Ilocano. Kumbaga, kung hindi talaga kailangan, hindi sila naglalabas basta-basta. Pero kung kailangan naman, naglalabas din naman sila. Matulungin din naman ang mga Ilocano. Sa totoo lang. Sinasabi lang nila na kuripot kasi kapag kinakantsawan, hindi basta-basta nakakantsawan ng mga Ilocano. Hindi sila basta-basta bumibigay sa kantsa. Kasi iniisip nila eh. Siyempre, pinaghirapan mong pera, inipon-ipon mo. Isang kantsa lang bibitawan mo ba? Sorry po ha. Hindi po kuripot. Masinop lang. Sabi ni Madam Elena Pulido, Ma'am Daisy, hehehe. Nadudulas eh. Kaya umiinom ako. Sabi ni Madam Cherlan Vlog, baka si Kuya Dave katabi ata ni Tito Jun, sabi niya. Sabi ni Madam Elena Pulido, na-miss ko ang live 3 araw na puro replay, sabi niya. Ganun po talaga pag busy, Madam Elena Pulido. Ma'am D, gwardya ba? Kaya nga may tubig ako para may gwardya. Nadudulas. Mega love shoutout, Madam Leonie Ariola. Saglit lang. Punta muna ako sa bahay mo para bago kita i-shoutout is nandun na talaga ako. Diba? Para ano, kasi
Ito lang, katibayan lang talaga na nanonood ako. Yung mga pumapasok sa live ko. O, diba? May gilab shoutout, Madam Leonie Ariola, Tamsakdan host. Have a wonderful time. God bless you. God bless you din po, Madam Ariola, Leonie Ariola. Have a blessed day po rin sa iyo. Patnubayan ka bayan kanawa ng ating Diyos. Si Kuya Dave kasi dun sa compound nila, malapit dun sa, basta dun, malapit sa kanila, basta dun mismo sa compound na yung may bakod na yon. Dun daw po ha, daw. napag-uusapan din lang kasi, tapos biglang naalala yung isa, tapos nga, sabi nga is, kung gusto niya dito sa amin, eh, meron naman ako nabiling lote dyan sa Maya. Promise land. Ah, diba? ganun talaga yun. At least meron. Pasalamat ah, kaysa naman hindi. Sabi ni Admin Dien ah, kasabihan lang sa Ilocano yun. Kasi palaging may nilalaman para sa kinabukasan ng pamilya. Siguradong may madudukot. Iba yung kuripot na wala nga madudukot. Paano naging kuripot na wala mang madukot? Sabi ni Madam Sonia Colas, baka lalong dumulas dila mo, Ma'am Daisy, kasi nabasa. Sabi ni Ma'am Yulalia Garcia, tama ka sis, sa tamang bagay ang dapat. Gamitin kasi ang manugang kung dalawa mababait, galante sila, basta sa tamang bagay ang paggagamitan. Sabi niya, oo nga po eh, di ba? mahirap kasi yung todo bigay tapos puro utang naman, o di ba? Halimbawa maghanda ka dahil gusto mong maghanda, imbitahin mo si ganito, si ganyan. Syempre, masaya naman yung mga dumalo sa piging. Kaso lang ay kung puro pinangutang mo lahat, may maipagyabang ka lang ay wala na. sinong lugi? Ikaw ang lugi, hindi sila. Kaya 'yun dapat pag-isipan nating mabuti na kaya ganun yung mga Ilocano pala. Sorry. Kaya yun mga Ilocano na hindi sila basta-basta naglalabas ng pera, pero mapagmahal po sila. Mapagmahal po ang mga Ilocano. basta mahirap magsalita ng magsalita. Kaya yun. So, sabi ko naman, doon sa kausap ko, sabi ko, sabagay, sabi ko, hindi rin naman din natin mapipigilan yung mga tao, sabi ko. Especially, sabi ko, ngayong mga bata pa sila, pwede mong sabihin na dito lang sila, diyan ganyan. Sabi ko, pagdating ng araw, syempre, pag nagpamilya na yung mga yan, syempre sa sayaw at sa gusto natin, syempre, malay mo yung mga asawa nila, gusto nilang bumukod, gusto nila dito, yung lugar na ito, mas maganda para sa kanila. O, diba? Especially, syempre, kapag doktor na ang ating Kuya Dave. O, diba? Malay mo, nagpatayo siya ng hospital niya. Syempre, ang tawag dito, mas gugustuhin niyang malapit na lang siya doon sa pinatayo niyang hospital. Kasi at least, laging on call. Diba? Laging nandun kapag, kapag emergency or pagkailangan, 'di ba? Practical din naman. Pero at least na napag-usapan na ganun is nakita natin talaga na sinabi na doon kung gustuhin ni Kuya is doon magpatayo ng bahay niya. So at least nakita mo naman na hindi pinalayo. Sabi ni Madam Jemaline, this is Daisy, Ilocano bayaw ko, masyadong galante yun sa ibang tao. hindi naman lahat kasi. Sabi nga nila, yun ay nakadepende sa tao. Hindi lahat pare-pareho. Nasa nakagisnan na rin niya siguro. Kung nakagisnan mong pamilya is matipid, dahil nga syempre, ayaw nila na pagdating ng araw is maubusan sila. Hindi naman pare-pareho, nasa tao nang nagdadala yon.
Magalang shoutout, Miss Olive Chan. Good evening, Kalabli Daisy. Thumbs up done. 100% Dave lang. Good evening, Miss Olive Chan. Maraming maraming salamat sa pag-thumbs up sa channel ko, sa napakagandang pa-sunflower mo, at sa 100% na pagmamahal mo para sa ating patnubayan-gabayan kanawa ng ating Diyos. Ipagkaloob sana niya ang kahilingan ng iyong puso. Sana makita ng ating poon ang busilak mong puso, Miss Olive Chan. Namamadab ako eh. Magpro-protesta na naman agad-agad. So, ganon. Kasi nadulas na rin lang ako, kaya tinuloy ko na. Wala rin lang namang silbi na hindi mo ituloy kasi nadulas na nga. Lang, plastic talaga. Pero hanggang doon lang. tapos, ganon lang yon. Tulad ng sinasabi ko doon sa edukasyon ng ating kid Dave, wala tayong magiging problema. doon. Kasi napaghandaan naman. Yung mga iba na nagsasabi na ano is, huwag po natin silang papakinggan. Sa dami ng mga, nung bago-bago pa si Kuya, sa dami ng sponsor talaga na nagkusang nagbibigay talaga sa kanya. Alam na natin. Makikwenta mo naman eh kung magkano na yon. Tapos syempre si Ninong Stephen niya dati nagmamonthly yata direct to the account, pero hindi ko alam kung hanggang ngayon tinutuloy pa rin niya. Pero dati talaga is sinasabi naman na ganun nga, nagda-direct nga sa account na ni Kuya Dave. So yun ang maganda, at least doon niya pinakita yung pagiging ninong naman niya doon sa bangko. at least kahit nagsasalita, meron ding kasamang gawa. So, yun ang mas maganda. Kesa yung ngawa na ngawa, wala namang ginagawa. Kung lahat na lang ipa-shoulder mo sa isang tao, ay naku, hindi ko na alam. Mahirap naman yung ganun. diba? So, about dun naman dun kay, ano, tatakal na natin lahat para ano. Sabi ni Madam Teresita Garduque, Ma'am D, correct ka dyan. Mapagmahal tayong mga Ilocano at Kuripot. Kaya sa sobrang pagmamahal ko, iniwanan ako. Aray ko. Akala ko na anong sasabihin? Magsalita. Mga sermon na di po. Mga sermon na di po inasahan ang lola na itataya ang buhay para kay Kuya Dave. Ayan, si Sis Nanette. Ayan ang ano ngayon sa Techram Kids. Ayan, pumunta pala siya doon. Mga sermon daw na di inaasahan. Andun si Lola Nanette. Pero hindi ako manonood kasi may live ako. Dito ako sa live ko. Sabi ni Madam Fraulein Ines Vlog, aray ko po, Ma'am Teresita. Sabi ko, may matatamaan eh. Puro magpreno ka kasi, Madam Teresita, may natamaan. Kaya nga lakas ng tawa ko eh. Ganyan talagang buhay. Sabi nga nila, kung hindi talaga para sa'yo, hindi para sa'yo. Mas maganda nang mag-let go ka na lang, mag-move on ka na rin. Kasi syempre, kung manatili ka kung saan ka nalugmok, hindi ka aasenso. Mas lalong pagtatawanan ka, tapos aapi-apihin ka, edi pakita mo, kaya mo, di ba? Kung sinasabi ng mga kabataan, I cannot live without you, sasabihin mo naman, I can live without you. Sabay kamot sa ulo talaga ba? di ba? Tapos ito pa, yung ano, lulubusin ko na. Sigurado nalagas na tayo ng kalahati. Dahil sa Techram Kids nandun si Tita Nanette. Mega love shoutout sa 87 viewers natin. Shoutout ko na bago pa malagas. Mga sermon daw na hindi inaasahan.
Nanermon ba? tawag dito? Yung, ano yung sasabihin ko? Ah, ito pa yung isa. Diba si, anong masasabi nyo pala, diba? Doon kay Tatay Albert sa ginawa niyang desisyon para sa buhay niya, kinabukasan ng mga anak niya at saka sa, basta bilang isang ama. Ano ba yung masasabi nyo doon sa ginawa niyang desisyon? Kasi para sa akin, tama naman siya, di ba? Wise decision siya. Though marami talagang hindi. Sabagay sabi nga nila, yung comment section is, doon naman talaga is sa loobin lang din naman nila yon. Wala namang sinasabi na ano. Pero para sa akin kasi, tama yung ginawa niya. Okay naman na sana eh na nandun sila, kumakain, natulog, tatrabaho, tapos nag-aaral yung mga anak mo. Pero bilang tatay, na may prinsipyo sa buhay, hindi ka makokontento sa ganun. Sorry sis Fraulein, sabi ni Madam Carisita Garduque. hindi ka talaga makokontento ng ganun eh. Kasi isipin mo, nga, nandun nga kayo, safety na yung tirahan ninyo, libre na lahat. Pati yung mga anak mo. Pero, pag nakaupo ka kasi, pag mag-isa ka lang na at na ama, syempre, maiisip mo rin eh. Para ano pat naging ama ko na hindi ko naman magampanan yung tungkulin ko sa mga anak ko. Siguro kahit maghirap kami, pwede ko namang itaguyod ang mga anak ko sa sarili kong pinaghirapan. Syempre, mapapaisip siya ng ganun. Syempre, sinubukan din niyang pumunta dun kasi... siguro gusto din niyang mapagyaman yung sarili niya. At least nakapag-isip-isip naman siya. Sabihin niya na, yun nga, siyempre dumadami na nga rin yung mga alaga doon. Tapos sila, parang nakadepende na siya. Parang dependent na rin siya ni Tekram. So siyempre inisip niya na, pwede na akong magtrabaho. Baka pwede kong iwan saglit or pansamantala yung anak kong babae. Siyempre, babae kasi siya. Siyempre, pag nagtrabaho siya, hindi niya maasikaso. Siyempre, kawawa din naman babae. Kaya hindi naman niya ipapaampun, iiwan lang daw muna para din sa safety ng bata habang nag-aaral din. Kasi matalino naman talaga eh. Yun. Basta para sa akin, wise decision yung ginawa niya. Na nakita niya na hindi habang buhay is nandun lang sila. Diba? Na kontento na siya dun sa kumakain siya maghapo ay kung tatlong beses isang araw tapos pati yung mga anak niya damay-damay na silang lahat. Siyempre parang nakita niya siguro na hindi pwede sa akin ito. Kailangan kong kumilos, kailangan kong magbanat ng buto para sa kinabukasan ng mga anak ko. Siyempre ganoon talagang buhay, diba? So para sa akin, huwag na nating siyang pigilan. Huwag na nating anuhin na yung naging desisyon niya bilang isang ama. Kasi kung tutuusin talaga, malakas pa naman siya talaga eh. So, good for him. Saludo ako sa kanya, nakapag-desisyon siya ng ganun. Sabi ni Madam Flaviana Mayka, Tita Daisy, ang salita ni Tita Nanette, may patama, sabi niya. Ay, hayaan mo lang si Nanette magsalita. walang problema sa akin. Megalab, shoutout sa 86 viewers. Naging 71 na. Bilis, ano? So, ganun lang yan. Di bali na magsalita sila, wala namang problema. Sabi nga natin, opinion natin, mga sinasabi natin is opinion natin, saloobin po natin yon. Kung Magalab, shoutout Madam Marjorie Liana Tormes. Nakakatuwa yung sinabi ni Ma'am Nanette. Ano ba sinabi niya? Siyempre hindi ako nanonood at naka-live naman ako. Ano ba sinabi niya para matuwa tayong lahat? Madam Marjorie Lianza Tormes. O, diba? Basta yung ganon. Isipin natin sa sarili natin.
Tulad ng sinasabi ko, tama, para sa akin, tama yung desisyon na ginawa ni Tatay Albert. Kasi hindi naman pang habang buhay talaga na umaasa ka din. Kung kaya mo rin lang, malakas ka naman, may lakas ka pa naman, is gawin mo yung naiisip mo na para sa pamilya mo. Kasi mahirap talaga yung ano eh. Mahirap talaga yung basta ka nalang, tawag dito, nagdesisyon na dun ka na. Hindi naman forever ang buhay. At saka may nakita siguro siya na nagpabukas sa kanya mga puso at isipan na kailangan ng mga anak ko na ng tulong ko financial. So kailangan niya talaga magtrabaho, o di ba? Kasi mahirap talaga yung umaasa ka lang. Sabi nga nila, life is not permanent. Mas maganda yung nagtrabaho ka para pag may hilingin yung mga anak mo, kahit papano, maibibigay mo din naman sa sarili mong kayod, pinaghirapan, pinagpawisan. Kasi kung hindi talaga yun yung ang tawag dito, mega love shoutout, Sunny Mix TV. Hello, sabi niya, hello din po, Sir Sunny Mix TV. Road trip daw. Hello guys, road trip muna ako dito. So, ayan, Sir Sunny Mix TV, dahil pumasok ka, nasa bahay mo na rin ako dahil nagbabaka ng hagdan. Hello guys, road trip muna ako dito. Yun po yung nakalagay doon. So, maraming salamat po, Sir Sunny Mix TV. Thank you Lord, sabi niya, you're welcome po, Sir Sunny Mix TV. So, ayun. Taga saan ka, host? Sabi niya, ako, taga sa Pilipinas ba? Andito ako ngayon sa Cyprus, pero nasa Ifugao po ako, Sir Sunny Mix TV. Ikaw po, taga saan po kayo, sir? Sunny Mix TV, ngayon. Ngayon, andito ako sa Cyprus. Pero taga Ifugao ako diyan sa Pilipinas. Kayo po. Ganon, sabi niya. Philippines, sabi niya. Ifugao nga po sa Pilipinas. Sa Cavite ka. Okay. Good. Kaya pala yung dinadaanan mo dito. Ang ganda naman na rin. Malinis ang kalsada. O, di ba? So, nawala na yung nasa isip ko kanina. tama pala, di ba? So, yan. Nasaan na kaya si Madam May Comboy? Nasaan na yun, May Comboy? Tignan ko nga kung nasaan na itong dalaga na to. Nandun na yata silang lahat nanonood kay ano, kay Sis Nanette. Ay, katulong lang po ako, Sir Sunny Mix TV. Katulong lang po ako dito sa ibang bansa. Hindi po ako nagtatrabaho sa opisina. Katulong lang po. Opisina ko ito. Sa garahe. Diba? Kasi umalis yung amo ko. Kaya, nandito ako. Mahangin, malikabok, ano pa, nagdadadaldal.
Ganun lang. Ikaw, anong work mo? Sir, Sunny Mix TV. Ayan. Andito ako si Dai Iwan sa paglalakbay sa mundo ng kawalan. Ay, ganon. Kasi wala na akong kausap. Nawala rin yung mga sinasabi ko. Parang napipi yata ako. Wala akong kausap. So, kung kailan umalis yung amo ko, saka nawalan naman ako ng kausap. So, ganon po yun. So, di ba, Ma'am Admin Viena? Para sa akin, wise decision yung ginawa ni Tatay Albert. Alam nga naman na habang panahon na siyang umaasa. Alam nga naman habang buhay na lang siyang pinapakain ni Sir Tekram. Yes, gusto niya siyempre makapag-aral yung kanyang mga anak. Pero siyempre, bilang ama, tinakikita mo naman yung ano, parang hindi naman maganda na nandiyan ka lang, nagtatrabaho ka nga, pero wala ka namang kakayanan para maibigay yung mga pangangailangan ng iba po bang mga anak. Di po ba, Ma'am Admin Viena? Sabi ni Sir Wonderful Camping, Ma'am, I salute to Miss Nanette Kiambao. Grabe, straight to the point. Sabi niya, ay di good. Hindi kasi ako makapanood. Eh, naglalive ako eh. Mamaya na lang ako. Sabi ni Admin Diana, marami akong gustong sabihin pero di na sa social media. Ating na lang yun kung ano ang pinagkatiwala. Ah, okay. magbigay ka nga ng example ng sinabi niyang straight to the point, Sir Wonderful Camping. Andito pa rin kami, sis, sabi ni Madam Fraulein Ines Vlog. diba? Sabi ni Madam Remedios ganya, sis, di na aalis si Tatay Albert kasi nasabi daw ni Angela na nagpaampun ka Tekporen, ayaw daw ni Tatay Albert na naghiwalwalay silang mag-anak. Anak, binigyan ng jumping ni Tekporen na aalagaan. Kambing! Sabi ni Madam Elena Pulido, para sa akin, Ma'am Daisy, para sa akin naman, Daisy, tama naman decision niya kasi. Malakas pa siya. Yung mga PWD nga, di ba, mga iba, nagtatrabaho pa sila. Mga iba nga, nagtatanim pa sa bukid, sabi niya. Kaya nga eh, di ba, nararamdaman ko yung gusto niyang sabihin doon. Pero, tignan natin sa mga susunod na pagkakataon. Pero para sa akin, okay sa akin yung naging decision niya. Tama ka naman dyan, di ba, Ma'am Elena? Yung iba nga na PWD, nagtatrabaho pa sila. Ikaw pa kaya na may kumpleto ka, di ba? Sabi ni Miss Olive Chan, hehehe, natutukso na ako sa upload ng TK kasi nandun si Kananet. Pero mamaya na pagtapos ng LS mo. Ah, pwede ka namang manood, Miss Olive Chan. No worries. Sabi ni Sir Wonderful Camping, very, very, very good, Ma'am Nanette. Grabe, ma'am, manood kayo, sabi niya. manood ako mamaya kapag katapos ng live ko, kung may time ako, kasi Sabado today, kailangan kong lumabas. Lalabas kasi ako mamaya. Panonorin ko na lang kapag may time ako. Eh kung maganda naman yung sinabi niya, straight to the point naman, eh di wow, maganda, di ba? At least, sinabi niya, going straight to the Manalastas family para sabihin mo, eh bakit nga ba hindi? Di ba? O di, mas maganda yung ganun para sabihin niya. Sabi ni Madam Elena Pulido, mamaya na ako manood. Dito muna kasi na-miss kong 3 days, Ma'am Daisy, sabi niya.
Kwentuhan niyo na lang ako. Sabi ni Sir Wonderful, explain pa more, sir. Ha, ha, ha. Tinamaan ba ng lintik, Sir Wonderful Camping? Nakapunta na siya doon kasi wala na yung hipag niya. Umalis na. Napunta na ng US. Kaya yun. Sabi ni Ma'am Eulalia Garcia, Sis Daisy, sinermo na ni Ma'am Nanette si Tekram na intindihin mo ang mga anak. Kasi si L ang magpipiloto, intindihin ang mga anak. Di bali na si may mga nagmamahala sa kanya, sabi niya. Ah, yun ba sinabi niya? Kaya pala tuwang-tuwa si Sir Wonderful Camping. Ulitin ko nga, sinabi ni Ma'am Eulalia Garcia, Sis Daisy, sinermo na ni Ma'am Nanette, si Tekram, na intindihin mo ang mga anak. Kasi si L magpipiloto, sabi niya. Intindihin ang mga anak, di bali na si may mga nagmamahala sa kanya. Sabi ni Sir Wonderful Camping, grabe, kidlat pa. Dave Yun, sabi ni Ma'am sabi ni Madam Eulalia. Opo, hindi ko lang sinabi kasi walang nakalagay, pero alam kong si Dave Yun. Nagulat nga ako, nasa live. Biglang napunta sa live. Adi, she's making her way going to the Manalastas compound para sabihin yung nilalaman ng kanyang puso at isipan. Sabi nga nila, hindi ka makakapagsalita ng mga bagay-bagay kung hindi iyon ang laman ng iyong puso at isipan. Diba? At least, nagpunta siya doon. Sabi ni Sir Wonderful Camping, basta hahaha, 1 billion saluto, Ma'am Nanette Kiambao, sabi niya. Sa title pa lang kasi. Alam mo na, asahan mo na, di ba? Narindi siguro sa kasasabi natin dito, dumiretso na siya. Dinerecho na lang niya. di ba? Hindi na makapaghintay ng birthday. Nauna na siya doon. Sa bagay nga, sabi nga nila, do the things that you can do today, for tomorrow you're not so certain what will happen, diba? So, tomorrow you're not so certain. Meron akong quote and quote yan, hindi ko alam kung sinong author niyan, pero credit to the owner of that. So, totoo naman kasi yun, diba? Gawin mo yung mga pwede mo nang gawin ngayon dahil bukas, hindi mo alam kung ano mangyayari. So, good job sa ginawa niya. Edi, okay. At least, nakuha niya yung daan papunta doon para masabi lang yung gusto niyang sabihin. Siguro, nagtitimpi siya ng matagal-tagal dahil matagal din yung hipag niya dyan sa kanila. So, siguro nung umalis na, yun na rin yung pagkakataon niya para masabi yung lahat ng gusto niya. Hindi na siguro siya makapaghintay. So, whatever na sinabi niya, panonorin ko siguro madaling araw. Pagdi-discussan natin bukas. Ay, aray ko. Sumakit tuloy yung tuhod ko ba? Ipaparamdam na yung tuhod ko. So, ganun talaga. Sabi nga nila, yun dapat, di ba? Kung nandyan ka rin lang sa Pilipinas at meron kang way para makapunta, para sabihin mo ng diretsa, para matapos na lahat, edi wow, mas maganda, di ba? So, finally, grabbing explain ni Sir, sabi ni Sir Wonderful Camping. Really? Ano naman ang in-explain niya, Sir Wonderful? Sabi ni Ma'am Eulalia Garcia, hanggang ngayon, nagsesermon pa, direct to the point siya ang mga sinabi niya. Sinabi din yung hinaing kung ano ang pagmamahal kay Dave, gayon din ang kay Ella, sabi niya. Hayaan na po natin siya maglabas ng nilalaman ng kanyang kalooban para at least makita naman nila
Sabi nga nila, sabi ko nga kanina, 'di ba, sino bang nakakakita sa mali kundi yung ibang tao. So, nasa sa kanila na kung basta nood ka na lang, sabi ni Sir Wonderful Camping. kung ano yung nakikita ng iba na hindi maganda sa kanila, edi yun. Ewan ko, anong purpose niya, hindi naman kami nag-usap. clear ko lang, hindi po kami nag-usap ni admin moderator na net. Siya po yung kusang nagpunta doon, di ko nga rin alam na nagpunta siya doon. Actually, nag-PPM ako sa kanya, hindi niya ako sinasagot. So, yun pala, may plano siya. But then again, it's okay. Wala namang problema. Sabi ko nga, lahat ng tao naman, hindi natin mapipigil kung ano yung gusto nilang gawin at sabihin. Nasa sa akin nila na yun. Hindi tayo, walang sino man na pwedeng magdikta sa atin, sa gusto natin gawin, sa buhay natin. Only the thing is, sabi nga nila, kaya tayo pinupulaan ng maraming tao, it's because sila yung nakakakita ng mga maling ginagawa natin or nagawa natin. Yun naman kaya ka pinupulaan is para pagbutihin mo yung mga gagawin mo sa mga susunod. Ay, sakit sa bangs, sabi ni Sir Wonderful Camping. Kahit anong gawin mong distract sa akin, Sir Wonderful Camping, hindi pa ako manonood. Hindi pa ako magtatapos. Hindi ko pa tatapusin ang live ko. Kung kailan naman wala yung amo ko, diba? O, diba? Nakupatay ako sa sinampay ko. Baka... Saglit, dalhin ko dito. Baka nag-swimming yung mga damit, ha? Saglit lang. Meron pa pero kaya mo na dun. Mabigat naman yun, di magsiswimming yun. Ay! Tumakbo lang. Gamit cellphone na iba, sabi ni Sir Wonderful. O nga, pero hindi talaga ako makapanood na may nagsasalita din ako. Sabi ni Ma'am Eulalia Garcia, nakasimangot si Ma'am Nanette. Di siya natawa. Pinaliwanag na huwag ikumpara si Dave kay L. Iba ang naging buhay ni Dave. Kaya minahal natin si Dave, sabi niya. Nakasimangot si Ma'am Nanette. Di siya natawa. Pinaliliwanag na huwag ikumpara si Dave kay L. Iba ang naging buhay ni Dave, kaya minahal natin si Dave. So, gets ko naman, Madam Eulalia Garcia. Thank you sa information. Basta manood po ako sa'yo, ma'am. May ganap shoutout, Madam Jovita Alamire. Good afternoon, Ma'am Daisy and Kuya Dave at sa lahat na nandito sa live mo, Ma'am Daisy. God bless po, sabi niya. God bless you. God bless you din po, Madam Jovita Alamire. Good afternoon. Maraming maraming salamat sa pag-thumbs up sa channel ko, sa prayers para sa lahat at sa pagmamahal sa ating Kuya Dave. Pag-ingatan at gabayan kanawa ng ating pong may kapal, Madam Jovita Alamire. OA, nag-kiss na si Sir, nahag pa. Basta! Ano yun? Nagtampo? Aba, parang pinaninindigan na niya. Handa siyang magpakamatay, alang-alang sa ating Kuya Dave. Pero ako hindi ko sasabihin yan.
baka kasi magkatotoo mahirap na, 'di ba? May mga anak pa naman ako. Basta sabi ko, susuportan niyo naman ako sa ating credit sa abot ng aking makakaya. Hanggang may kakayanan. Ganun lang naman yung sasabihin ko. So, OA si Sir, sabi ni Sir Wonderful Camping. Bakit? Ngayon yun ang nalaman? Lagi naman ah. Diba? Kahit sa pagsasalita na medyo lambing-lambing, meron niyang nagsabi dati, good night na po sa lahat, sabi ni Madam Karen Ruth Reyes. Good night po, Madam Karen Ruth Reyes. Sana po ay i-let go niyo na po yung sakit na nararamdaman niyo dyan sa dibdib niyo dahil sa pagkawala ng isang miyembro ng minamahal po ninyo sa buhay. Pag-ingatan ka po at gabayan ng ating Panginoon, bigyan ka ng lakas. At isipin nyo na lang yung mga naiwanan. Maraming salamat, Madam Karen Ruth Reyes. God bless you more and your family. Sabi ni Madam Elena Pulido, pag napuno na kasi ang isang tao, Ma'am Daisy, masasabi mo na lahat ng hinanakit mo, sabi niya. Kailan kaya ako mapupuno? Ganun ba yun, Ma'am Elena Pulido? Sabi niya, ulitin ko, pag napuno na kasi ang isang tao, Ma'am Daisy, masasabi mo na lahat ng hinanakit mo. Kailan kaya ako mapupuno? Yun ang tanong kung kailan talaga ako mapupuno. Sabi ni Madam Yulalia Garcia, nanonood ako sa tablet ko. Sinabi din ang tungkol sa naging kasalanan ni Dave. Bigil na gigil si Ma'am Nanette. Di makaisa si Tekram. Ala, di talagang siya. Baka atakein siya ng high blood doon. Ay ko, Ginoo. Sabi ni Admin Bia, nanonood pa rin sa'yo, sis founder. Habang may niraras na resolution for signing ng mga kagawad bukas. Submit sa Monday. Basta tawa lang ako dito mag-isa, sabi niya. Sabi ni Sir Wonderful Kapi, matagal na. Pero basta after live, nood ka, sabi niya. Sige nga, inaano mo talaga ako manood. Tawagan ko na lang sana siya eh. Sabi ni Madam Elena Pulido, yes ma'am, totoo yan, sabi niya. Sige, sige nga, punuin ko na nga lang yung salop. Gusto ko nga parang gusto ko rin maglabas sana ah. Kaso wala eh. Nilasing na nila ako, pa wala pa rin. Di pa rin talaga lumalabas. So, ibig sabihin talaga eh, ayaw palapasin. Ay, ganun, di ba? Ganun pala ako mapagtimpi. Kasi, hindi napupuno eh. Matagal ng panahon. Ilang dekada nang lumipas. Ay, ano ba yan? Napaisip tuloy ako sa sinabi ni Madam Elena Pulido. Ay, ang tanong, Madam Elena Pulido. Ito kasi yung gumugulo sa isip ko eh. At sa inyo na rin, tanong ko sa inyong lahat. Kapag ba nasabi mo yung nilalaman ng puso't isip mo, kapag narelieve ka na ba, magiging okay na ba yung feelings mo? Or baka may pagsisisi sa bandang huli? Yan lang yung tanong ko ha. Tanong ko lang sa inyong lahat. Kapag ba nasabi mo na lahat yung nilalaman ng puso't isip mo, yun kumbaga yung na-open mo na si lahat is relieve ka na ba dun sa feelings mo na galit ka na or at least kung kapag nag-subside ka na ba may pagsisisi ka ba sa ginawa mo or okay lang sa'yo na nasabi mo parang ganon. Kasi iniisip ko kasi kaya ito yung nag-hold back sa akin na maglabas kasi ang tawag dito, kapag ba nasabi ko na hindi nabababalik yung feeling na yon sa puso ko at sa isip ko. Kasi nasabi ko na eh, di ba? Sabi kasi, di ba sabi nyo, marilive ka na kapag nasabi mo na yung gusto mong sabihin. Hindi nabababalik. Kumbaga, one time, big time. Nasabi mo na lahat, tapos forget mo na ba? Parang ganun, parang walang nangyari. Or pag nasabi mo na ba lahat yung gusto mong sabihin, ay ibig sabihin ba na kakalimutan mo na rin lahat yung nangyari kasi nasabi mo na, di ba?
So, mag-iipon ka ulit ng panibago hanggang sa mapuno. Parang nabunutan ka ng tinik sa dibdib, Ma'am Daisy, sabi niya. Oh, so nabunutan lang pala ng tinik. Okay. Ito kasi naranasan. Parang nabunutan ng tinik. Kasi iniisip ko lang, kung magsasabi ako ng sama ng loob, siyempre nasabi mo na eh. Di, siyempre hindi mo na uulitin kasi hindi mo, sa susunod na magalit ka, maglabas ka ulit ng sama ng loob, dapat hindi nakasali yung nauna mo nang nasabi, di ba? Kapag nasabi mo na ngayon, siyempre kapag next ulit, yung after nung magsabi ka ng sama ng loob mo, kung anong naipon after, yun dapat yung sasabihin mo ulit. Hindi yung ahalungkatin mo pa ulit yung dati ng, yung nakaraan na, parang ganon. Sabi ni Ma'am Yolalia Garcia, habang nainom siya ng kape, sinasabi, di yung mga nambabas kay Dave C. sinabihan ng kalabaw. Galit si Ma'am Nanet. Ang sabi, pangaralan daw si L ni Ma'am Nanet ang sagot. Ha? Habang nainom siya ng kape, sinasabi, di yung mga nambabas kay Dave. Si sinabihan ng kalabaw. Galit si Ma'am Nanet. Ang sabi, pangaralan daw si L ni Ma'am Nanet ang sagot. Ganon? Ang sagot ni Ma'am Nanet, bakit ako dapat na ikaw? Baka mabash ako. Okay, gets ko na. Habang nainom siya ng kape, sinasabi, di yung mga nambabas kay Dave. Di sinabihan ng kalabaw. Galit si Ma'am Nanet. Ang sabi, pangaralan daw si L ni Ma'am Nanet. Ang sagot ni Ma'am Nanet, bakit ako? Dapat na ikaw. Baka mabash ako. sa pagpunta niya doon, yung pagsasabi niya ng nilalaman ng loob niya, hindi kaya siya mababash doon. Sabi ni Sir Wonderful Camping, Ma'am Vienna, kapag ba may bisita sila, di nila pinapatuloy sa loob nila, doon lang ba sa may mga sinampayan, Ma'am, tanong na lang, sabi niya. Tanong lang. Ma'am Vienna daw, kapag ba may bisita sila, di nila pinapatuloy sa loob nila, doon lang ba sa may mga sinampayan, Ma'am, sabi niya. Tanong lang daw ni Sir Wonderful Camping. Sabi ni Madam Admin Vienna, in all aspects of life for me, think first before you spit out. Always put limitations and in between, especially no blood relation. Medyo preno-preno para di mabundol at mauntog, sabi niya. As we can see, ako na lang ang sasagot, Sir Wonderful Camping. Kasi as we can see, most of the visitors na pumupunta doon is parang ginawa nilang tanggapan doon sa, kumbaga parang dining nila yon sa labas, sir, eh. Kasi doon sila kumakain ng dinner or lunch, sometimes breakfast. Doon talaga sa labas na yon. Kasi malapit lang po, ilang hakbang lang kasi sa kusina. Doon. Well, noong wala pa yon, yung wala pa yung may tent na yon is, nakikita ko naman yung mga bisita naman ni Kuya Dave na galing sa mga iba-ibang lugar noon is doon naman po sila sa sala. Siguro nung pinatayo na nila yung tent na yon para sa dining nila is doon na tumatanggap kasi pagpasok mo doon sa gate, yun yata unang matutumbok mo eh. Hindi ko alam. Di pa ako nakapunta doon. Ayan, sabi ni Madam Admin Diana. Sir Wonderful Camping, doon ang una na receiving sa may washing area. Pinapapasok pag may business transaction. Okay? Yan, maliwanag na, Sir Wonderful Camping. No need to repeat. Yung sinabi ni Admin Vienna. So, yun ang unang receiving sa may washing area. Pinapapasok pag may business transaction. Pag may business transaction pala, pinapapasok nila sa loob ng bahay nila. So, doon pala yung sa ginagawa na nilang receiving area doon sa dining nila.
na washing area na rin. nandun na lahat. Okay. Ako kasi, dito, ginawa ko, receiving area ko dito sa may garahe. Eh, kasi nga, syempre, pagpapasok ko, pasok ka, upo muna tayo. O, diba? O, dito. But then, kung mga bisita ni madam doon sa papasok sa loob, sa harap, dyan may receiving area. After the hall is my receiving area. Dyan. And then, ayan na. Doon na. Bahala na sila. Dalawa kasi receiving area namin. Kung maramihan, doon sa malaking living room. And then, kapag yung kukunti lang, doon naman doon sa isang small living room. Yun po. Pero sa amin talaga, kahit meron kaming nilagyan namin ng bubong yung sa harap ng bahay, syempre, yung overlooking kasi yung sa akin. Overlooking talaga. Bungalow lang yung bahay ko, hindi siya two-story. So, pero mataas yung kinalalagyan niya, elevated. So, overlooking. Sa kalsada, makikita mo lahat yung mga paparating, yung papaalis, di ba? Kita ko, both sides, yung ano. So, para, ano, di ginawan ko na lang, pinalagyan ko na lang siya ng yero, para doon na lang tambaya ng mga bata. Minsan, ginagawa na rin naming sampayan tuwing, ang tawag dito, rainy days. Para siyempre, matuyo yung mga uniform ng mga bata. Doon, ginawa ko na rin sampayan, doon sa gilid-gilid niya. Pero hindi ko doon, kapag may bisita ako, pinapapasok ko sa loob ng bahay. Kasi yun ang bahay eh, sa loob. Sabi ko, sige, pasok po tayo sa loob. Maliban lang kung sasabihin ng bisita ko na, hindi, dito na lang tayo, mas maganda, mas mahangin. Eh di doon, pero ano, pinapapasok ko pa rin talaga sa sala. Siyempre, kasi siyempre, yan yung loob ng bahay eh. Basta ganon. Sabi ni Ma'am Yulalia, sabi ni Ma'am Nanette, dapat daw ang mga mahal ni Dave, dapat daw mahalin at huwag baliwalain mahabang usapan nila. Sabi ni Sir Wonderful Camping, kapag hindi pala business, di pinapapasok, iba din ah. Pero dati talaga, nung wala pa yung ano na yun, is nakikita ko naman dun sa vlog, bisita ni Kuya, nandun sila, and then may dining table dun, di ba? Dun naman kumakain sila dati. Yun lang yun na ano ko. Pero nung pinatayo na yun, dun na sila. Dun na lahat. Nakita mo naman kahit gabi na, yung mga galing sa ibang ano lugar na malalayo, di ba? Dun pa rin yung ano nila, di ba? Sabi ni Admin, ako kasi mas gusto ko dun sa washing area. Kasi pag na-board ako, maglalakad-lakad ako, at minsan pag makita mo, si Tech Foreign sa Bilaran ng Payay, pumupunta ako doon kasi outgoing person ako, Marites kami. So siguro yung mga bisita baka gusto na rin siguro nila doon sa labas. Sabi ko nga sa bahay nga kapag may pupunta, kasi nga nagpalagay nga ako ng yero doon sa ano, kasi nga dati syempre purong-puno yung bahay. Hindi makadaan-daan yung mga anak ko kasi sabi ko, maluwag naman dito sa harapan, maglagay na lang ako ng ano. So pinalagyan ko na lang siya ng yero doon, para doon na lang yung pag may meeting kasi doon na lang sa labas, wag na sa loob kasi sinabihan nga ako na barangay hall yung bahay namin eh. Pero minsan yung iba, mas gusto nila sa labas. Pero pumapasok pa rin naman sila sa bahay, tapos sabihin nila na doon na lang tayo, 'di ba? Sa labas na lang tayo. Di sige, kung sila magre-request na doon sa labas, edi sa labas. At least nag-offer ka naman or pinapasok mo naman sila sa loob ng bahay mo. Ganun lang 'yun. kahit mahirap lang kami talagang nakagisnan namin is kapag may bisita kami, pinapapasok talaga sa may sala. Doon sila naupo, tapos offer them drinks, 'di ba? Kaso lang pong mag-offer ka, kung ano yung meron ka, yun lang talaga i-offer mo. Huwag kang mag-offer ng wala kasi bibili ka pa. Kung ano lang yung meron. Kasi yun natutunan ko sa magulang ko eh. Diba sabi nyo, kuripot?
Siyempre, kung anong meron ka, yun lang yung offer mo. Huwag kang mag-offer ng wala kasi pupunta ka pa sa malayang tindahan para lang bumili ng ibibigay mo. Maliban lang siyempre, kung may bisita ka na, tapos may pera ka naman sa bulsa, tapos nakita mo yung anak mo, ay may sasakyan naman, bisikleta, may motor, whatever. Di, sabi mo, pabili ka ng merienda doon kasi may bisita. O, diba? O, di, sila na doon, at least hindi narinig ng bisita mo. O, tapos habang nag-uusap kayo, parating na yung merienda. Ganun lang yun. Eh, ganun talaga. Nagulat si Sir Wonderful Camping. Tuwing nanonood kasi siya ng vlog, doon lagi siya may banda roon. Naging study table na rin. Rolled into one. So, huwag ka nang magtaka doon. Sir Wonderful Camping na bakit doon lagi. So, Ma'am Admin Vienna, bakit naman yung nagabihan na doon? Ginabi na si Natita, sabi ng ganun. Tapos is, bumili sila ng maraming piyaw. Doon nga sila sa labas eh, di ba? Gabi na yun. Pinapatuloy naman ang mga bisita sa loob ng bahay. Kaya lang sa akin, para akong nasusuffocate pag walang hanging labas na dumadampi sa pagtulog ko. Sabi niya, pinapapunta naman daw. Pinapapasok naman daw sa loob ng bahay. Kayo naman. Sabi ko nga, depende na dun sa ano. Kung mas gusto nila sa labas, baka dun na lang sa labas. Pero kung gusto naman sa loob, pinapapasok naman pala. Kayo talaga. Saglit. Okay, mag-alala, may ano lang ako. May tinatawanan lang ako. Okay, so yun pala. Kaya pala hindi nagpakita sa live. Sa vlog pala makikita. Kumusta kaya siya? Nakauwi na. Sabagay kasi pag nasanay ka, yung kagaya ko, yung ganito, gusto ko yung fresh air talaga. Ayoko yung medyo ano. Eh, syempre, pag winter talaga, hindi rin maiwasan. Naku, may ilaw pa kami sa bahay. Hindi talaga maiwasan na doon ako sa loob kasi may heater. Pero ayoko kasi ng nag-heater kasi parang magkakasakit ako pag lumabas ka. Pag doon sa loob ng bahay, ang init. Paglabas mo na, sasalubungin ka naman ng malamig na simoy ng hangin. Di syempre parang, mas lalo ako Saglit lang. Hindi niya pinatay yung ano, yung ilaw. Itong amo ko talaga ba? Sus, Mariosep. Tapos lang ito ba itong mga ito? Dito, asan yung isa? Saglit lang, Sir Wonderful, ha? Kasi ano yung amo ko. Naglinis kasi ako kanina palik. Iba-iba talaga tayo, sabi ni Sir Wonderful Camping. Kami hindi pwede na ganun. Kahit sino ka mang visitor, papasukin sa namin sa sala. Sa akin lang yun, ha? Laging may kasamang ano si Sir Wonderful Camping. Sabi ni Sir Wonderful Camping, iba-iba talaga tayo. Kami hindi pwede na ganun. Kahit sino ka mang visitor, papasukin namin sa sala. Sa akin lang yun, ha? Sabi niya. Oo nga, di ba? Napapansin ko talaga sa mga vlogs na lagi doon. Yun nga yung ginabi na sila, tapos gumagawa sila ng... Kasi bumili sila ng ano yun, ng piyaw. Paramihan silang bumili ng piyaw. Tapos gumagawa sila ng ano, ng piyaw doon pa. Parang hindi pa masyadong maliwanag yung ilaw. O, di ba? Tapos bisita mo, customer mo rin. O, di... Sabagay, sabi nga ni Sir Wonderful Camping pala, iba-iba ang tao, hindi naman siguro pare-pareho. So, ganun po talaga. So, whatever it takes, yun ay nangyari at nangyari na. Basahin ang comment ni Ada.
Ada? Ada? Saan? Sa tech, sa doon ba sa ano? Doon sa vlog? Ah, okay. Saglit lang. Saan ba yun? Ah, ito. Ada daw, ada. Yes, sir, kasi nga lang, minsan ang tao may gut feel. Ako, basta read between the lines, sabi niya. Ay, mapabayaan ko ang live ko, Sir Wonderful Camping. Mamaya na lang. Sabi ni Ma'am Yulalia, sinabi ni Ma'am Nanette yung tungkol sa pag-aaral si Eto, dapat ang isipin ni Tekra, may tatlo anak pa, di bali si Dave maraming nagmamahal. Sabi ni Sir Wonderful, sa bagay iba kami, iba din sila. Naku, pero okay lang yun. Sabi nga sa kanila din yun. Kaya nga sa Wonderful Camping, magkakaiba talaga tayo ng ada sagay ma'am. Ano bang sinabi niya kasi? Hindi pa sabihin. Mega love shout, ay sabi ni Ma'am Marlene Gonzalez, I'm back, natutuwa ako kay moderator, diretsahan lahat ang sinabi niya, sabi ng ganon. E di mabuti kung gano'n na nasabi niya yung nasa sa loob niya. Sa pagpunta ko tuloy, may nakita na ako. Sa bagay, wala naman problema doon. Sabi nga nila, di ba minsan sa pagko-comment, sasabihan ka, think before you click. Tapos doon naman sa pagsusulat is think before you write. Di ba? Yun kasi yung minsan na inaano. Sabagay, wala akong mako-comment pa dahil hindi naman pa ako nanonood. Kayo naman yung nandun, so kayo yung nakakaalam kung ano yung mga nangyayari at mga sinasabi doon. Mamaya naman pagkatapos ng live mo, sabi niya. Pagkatapos ng live ko is maliligo ako, ipapasok ko na yung dapat ipasok, magagawa ako ng tsa. Siguro pag gumagawa ako ng tsa is malakas ang kagin. Kapag gumagawa ako ng tsa is baka pwede kong isingit na manood. Mahaba po ba? mahaba po ba yung ano, yung mahaba po ba yung ano, yung
yung vlog. Ilang minutes po ba? Wala na, iniwan ko na eh. Hindi ako makapag-concentrate kapag manunod kasi ako doon. So, ang tawag dito, yung... May sinasabi ako. Ah, okay. Pero baka doon pa sila matutulog. Baka may kasunod pa yon na ano. May kasunod pa yung ano. Yung sinabi siguro. Baka pag pinutol, baka may kasunod pa. Sabi ni Madam Admin Vienna, si Tech June, accommodating siya. Last punta nung January, niya ako mag-tour sa house niya. Kaya nakita ko ang buong loob ng bahay niya. Pero ngayon ko lang sinabi kasi na-i-vlog na sa channel nila. May grab shoutout, Madam Joanna. Pleasant evening po, Tita Daisy at sa lahat. Sorry, late po ako katatapos lang manood ng TRK. Sabi niya, thumbs up dan. Have a pleasant evening po, Madam Joanne. Thank you so much po sa pagpasok. Maraming salamat sa pag-thumbs up sa channel ko, sa pagmamahal mo sa ating K-Dave, sa pahalik, at sa prayers para sa lahat. Pagnubayan, gabayan, kanawa ng ating Diyos. Pagkaloob sana niya yung puso, diba? So, ano naman mo sasabi mo? Kasi sabi mo nga, nanood na nga doon. So, ayun, ganun talaga ang buhay. Sabi nga nila ay hindi natin hawak. Naglabas lang naman siya ng kanyang saloobin sa mga pangyayari. Sabi ni Sir Wonderful Camping, Sir John Gonzales, tignan mo ang vlog now, sabi niya. Parang wala yata si Sir John Gonzales, Sir Wonderful Camping. Hindi ko siya napansin, pero hindi ko alam kung meron siya, kung nandyan siya. Sa ano. Sigurado, syempre, kapag nandyan yan, manunod yan sa Techram Kids. Hindi siya uma-absent. Sabi ni Ma'am Marlene Gonzales, prank ka talaga si Ma'am Nanette. Pati yung basher ni Kuya na si Van Orvin, daming account at yung nagsabi kay Kuya, nakalabaw si Kuya, sabi niya. Sabi ni Ma'am Joanne, sabi nga ni Kuya, kimatyensa ang buhay ay weather-weather lang. Ha? Ang sabi? Sabi nga ni Kuya, kimatyensa ang buhay ay weather-weather lang. Ha? Nagsalita ba si Kuya? Sinabi niya. Ay? Mali. Sabi nga ni Kuya Kim at Yensa, ang buhay ay weather-weather lang. So, yan. Yung ano pala niya is yung nagsabi si Kuya Kim. Sorry naman. Iba yung pagkaintindi ko. Kasi yung sa unang ano. Ha? Bakit may nagsabi ba nakalabaw kay Kuya sa comment section? Hindi ko alam. Yan kasi pag hindi ka talaga nagbabasa ng comment kasi minsan... Ayoko talaga nagbabasa ng comment kasi makakabasa ka doon na makaka-stress lang o baka magalit pa ako. Ayoko. Ayoko ma-stress sa mga bagay-bagay. Marami na akong nakaka-stress na mga pangyayari sa buhay kaya ayoko nang ma-stress pang muli. Tama, inaanak Joan, whether you like it or not. Hehehe. Diba? Tama naman, ang buhay ay weather-weather lang. Parang weather-weather lang. Di ba yung weather? Minsan banayad yung hangin, minsan naman malakas, kagaya dito sa amin. Laging kinukumpara dito sa akin. Naririnig nyo naman yung tunog ng hangin dahil sa mga puno dyan sa paligid namin. Minsan may tunog, minsan wala. So, ganun talaga ang buhay. Weather-weather nga lang talaga. Yung akala mo okay ang lahat, yun pala hindi. At least, may isang tao na naglakas loob na puntahan ka para sabihin lahat yung nilalaman ng kanyang puso at isipan. So, yung pagpunta niya doon, nirepresent na niya yung marami. Nirepresent na niya yung mga makadave. Kasi nakikita ko ayon sa mga sinasabi niyo dito is umaayon kayo sa sinabi ni... Sabi ni Sir Wonderful Camping. Hindi ko tuloy na tuloy sasabihin ko. Hala! Na high blood na si Ada Sagay, panay comment. Sabi ni
Madam Marlene Gonzalez. Yung naglaba si Tatay Ram ng uniform ni Kuya, yun daw ang comment. Kaya, sabi ni Tatay Ram, sobra naman daw sila. Ah, dun pala sa naglaba ng damit. Sabi ni Madam Joanne, bigla nabawasan ang tampo ko, Tita Daisy. Nabawasan na ba? Baka pwede ka ng kaya manood ka na. Nabawasan na daw ang tampo ni Ma'am Joanne kasi may isang tao na pumunta doon para ilabas yung saloobin ng lahat ng mga makadain. Hindi para sa sarili niya yan lang yon, kundi nire-represent nga, yung sinasabi ko kanina, nire-represent ni Moderator Nanette yung lahat ng makadain. At least may isang tao na malapit-lapit doon, na nagpunta doon, naglakas loob para ilabas ang saloobi ng bawat isa, di ba? At least diniretsa na niya sila para alam nila yung mga pangyayari. Eh kung nagbabasa naman sila ng comment section, imposible naman na hindi nila nabasa yon. Siyempre pag ikaw yung creator, tapos siyempre paano ka makakapagbigay ng heart doon sa mga nagko-comment kung hindi mo binabasa yung comment nila. Alangan naman na heart ka na lang. Heart na lang. Di ba kailangan basahin mo muna din. Ganun po yun. Nakasama ng hangin, pati cellphone ko, itatangay na yata. Wag naman. So, ang tawag dito? May kagandahan na rin yung pagpunta niya doon na nasabi niya yung mga saloobin nating lahat. Di ba? So, salute naman to you, ang Moderator Nanette. Nagplano siya na mag-isa siya, pumunta siya doon para iibigkas ang saloobin ng bawat isa sa atin. Siyempre, nanonood naman siya sa lahat ng mga live, pero ang pinakaano kasi yung live ko. Kaya nga ako nasabihan na basher, so it's okay, walang problema sa akin. Accepted ko na yan, kahit anong sabihin nila. Salute, Ma'am Nanette, galing sa lahat ng mga solid day. Siyempre, siya na yung nag-represent sa atin, Madam Marlene Gonzalez. Sabi naman ni Madam Joanne, 10% pa lang ang bawas sa tampo ko, Tita Daisy. At least malaki-laki na yung 10% na nabawas, Madam Joanne. Hayaan mo, magiging 100% na rin yan siguro sa mga susunod na araw. Lalo na kapag... Malay nyo, yung ginawa ni Moderator Nanette is nabawasan na rin yung tampo ni Sir Wonderful Camping. Tapos, ang tawag dito, baka bumalik na kahit 20% lang, Sir Wonderful Camping. Kasi, lana talaga, sad-sad na. Saglita. Kasi, pumasok ako kanina. Ganun ba yun? Admin Diana. Pumasok kasi ako 2 hours. It started 2 hours, sabi niya, sa Saturday live ko. Sobrang init ka, Tekram. 2 hours nang na live stream nila is 929 watching yung nakita ko. And then after 3 hours ago is naging 5,101. So sabi ko nga, naku, di na maganda, di ba? Pati live na talaga is parang hindi na yata inaano. Lalo kasi yan pag natatake, lagi na lang yung pagpiloto na yan. Syempre, hindi mo talaga maiwasan na madidiscuss at madidiscuss pa rin talaga natin. Sabi ni Madam Admin Diena, di ba 40% down? di ba sabi ni Sir Wonderful Camping is 40% daw ang nawala. Sila daw yon, sila daw nung angkan at grupo niya, di ba? Sabi ni Ma'am Joanne, kaya lang, dami na naman usok ang ilong sa vlog ngayon. Unfair daw sa isa. Sabi ni Sir Wonderful Camping, ako din, Ma'am, nabawasan na kasi sinabi niya. Hindi man lahat, at least nasabi niya. Ma'am, sure di na nagbabasa ng comment or nagkunwari-kunwarian lang si Sir na di alam.
Yun na nga eh. Posibleng hindi nagbabasa ako. Bago ako mag-heart, nababasa ko muna. Megalab shoutout, Madam Irene Lati. Ano nuevo? Good evening, sabi niya. Good evening din po, Madam Irene Lati. Ano nuevo? Sabi ni Madam Teresita Garduque, salute to you, Ma'am Nanette Kembao. You got it. Bravo. Pinakita mo lang kung gaano mo kamahala si Kuya Dave. Sabi ni Sir Wonderful Camping, 5% na lang, Ma'am. Ha, ha, ha. Oh, tignan mo. 5% na lang ang tampo ni Sir Wonderful Camping. So, isa-isa na lang tuluyan ng mawawala ang tampo ni Sir Wonderful Camping. So, yun ang naman ang kagandahan dyan. Sabi nga nila, pag tampo kasi, nawawala yan, di ba? Iba kasi yung galit sa tampo. Yung galit kasi matagal talaga mawala kasi nga galit ka nga. Pero kung tampo lang, talagang ano. Sabi ni Ma'am Eulalia Garcia, nasabi ni Ma'am Nanette na kapag nawala si Dave, parang ang ibig sabihin ni Ma'am Nanette, mawawala siya ng mga supporter. Tama naman. Ngayon pa nga lang, naramdaman na. Sabi ni Sir Wonderful Camping, kasi wala na si Sir doon sa live, sabi niya. Wala na si Sir doon sa live. Kaya nga eh, di ba? Yung alam mo yung gano'n, yung ikaw ang... Umuulan ba? Ay, hindi. Ikaw yung creator, dapat ikaw talaga, nandun ka sa live kasi ikaw ang magdadala sa live mo. Huwag kang pakampante kasi na si ganito ganyan, nandyan naman sila, nandito naman si ganito. Gaano ba kaimportante yung pupuntahan mo na mas importante pa dun sa live mo, sa mga viewers mo, na gusto ka rin makausap during live. Diba? Tapos, parang babaliwalain mo lang sila. Di syempre, sasabihin nila, di ka rin naman pumapasok, di na kami manonood. O, diba? Ganun, syempre, yung ano na. Kung ikaw nga, baliwala yung live mo, eh, kami pa kaya. Ah, 'di ba? Manonood lang naman kami. Siyempre, manood kami sa ayaw, sa gusto at sa ayaw namin. Sa gusto at sa ayaw mo manonood kami, 'di ba? Kung saan namin gustong manood, doon kami. Eh di sinong nawalan, 'di ba siya? Yan kasi hindi nila naiisip. Lagi niya sinasabi, nandiyan naman si Kuya, nandiyan naman si Tech June. Yun lang lagi niya sinasabi. Pagdating ng vlog niya, wala naman tayong makitang maganda. Sorry ha, pero yun talaga yung nasa isip ko eh. Yan naman talaga yung totoo, di ba? Umabsent ka nga ng Saturday live mo. Tapos pag nag-vlog ka, wala namang makitang mas mahalaga pa dun sa mga viewers mo. Di ba? Taglit lang. Itong cellphone ko talaga ba? Sabi ni Madam Princess Zella Lamid na maganda. Si Ma'am Nanette, I truly salute her. Yun ang totoo, honest and true, direct to the point po siya. Proud of you, Ma'am Nanette. Thank you so much po, sabi niya. Naulit. Sabi ni Sir Wonderful Camping, hindi ma'am, 5% lang ang babalik na manood. Ha. Ang tampo ko, 80% pa. Ay, linawin mo kasi. Okay, so 5% pa lang daw ang babalik na manood. Tampo daw ni Sir Wonderful Camping is 80%. Nabawasan ng 20%. Okay na rin yun. It's a very good start. Sabi nga nila, at least nabawasan ng 20%. So, kung 5% ang babalik, pwede, may bigat na rin yun kahit papaano, di ba? Mega love shoutout, Madam Yolanda Macario. Good evening, Ma'am Lovely Daisy. At sa lahat na nandito, tamsakdan, ingat, God bless po, sabi niya. Good evening din po, Madam Yolanda Macario. Maraming salamat po sa pagtamsap sa channel ko. Sa napakagandang mga pabulaklak, sa prayers para sa lahat, sa pagmamahal, busilak, na pagmamahal sa ating kwede. Maraming salamat po, Ma'am Yolanda Macario. Ang pagmamahal mo sa ating Kuya Dave ay walang katulad po. So, maraming salamat. Pag-ingatan ka nawa ng ating Diyos
at ibigay ang kahilingan ng iyong puso. Panalangin ko lang, sana bigyan ka ng lakas ng pangangatawan. God bless you more, Madam Yolanda Macario. O, diba? 5% pa lang daw yung babalik. Akala ko 5% na lang yung natitirang tampo. Malay mo, makalusot ako, diba? Para-paraan din. So, 5% yung babalik. Okay na yung 5%. Malay mo, bukas makalawa, 10% na pala. Sabi nga nila, ang buhay ay weather-weather lang. Malay mo yung 5% maging 10%. At least yung 10% man lang. Kasi ramdam na talaga eh. Sumadsad na talaga. Ayun nga, di ba? 926, 2 hours. Subscriber mo, 2.5 million. Parang ang sakit naman. Parang ako nasasaktan. Kasi, yun nga yung ganun na mga pangyayari, di ba? So, hindi nga sila umalis, pero hindi man sila nanonood. Ganun kasi yung tampo. Kasi kung galit na, nag-unsub na talaga. Pero kung nagtampo, nandyan pa sila, pero hindi na lang sila nanonood. So, tignan mo yung, tignan natin yung ano, yung bigat, yung timbang ng ano, ng napakalaking mawawala talaga kapag yun talaga yung nawala, mga viewers. So, tama naman si moderator na net kung yung sinabi nyo nga, na sinabi niya na pahalagahan niya ang kanyang mga viewers. So, good job. So, total, marami nang gustong manood sa Techram Kids. So, magpapaalam na rin po ako sa inyo. Pakakawalan ko na kayo. Maraming salamat po sa pakikipag-interact, pakikipag-usap po sa akin ngayong hapon. Maraming salamat sa mga magagandang mga pangyayari. Sabi ni Sir Wonderful Camping, may pahabol, bigyan ng amlodipine si Ada Sagay. High blood na high blood siya. Congrats, Ma'am Nanette Kiambao. So, muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat. Patnubayan gabayan nawa kayo ng ating Panginoon. Kita-kits na lang po tayo bukas sa mga hahabol. Siguro umaga ako magla-live dahil ako ay lalabas sa hapon. Hindi man ako lalabas ng umaga, pero sa hapon na ako lalabas. So, maaring umaga ako or umaga talaga ako magla-live hapon po sa inyo dyan sa Asia. So, thank you so much po. God bless everyone. Bye-bye. Ingat.